binigay sa akin ng lola mong lupa. Kung meron kang dapat kagalitan, hindi ako iyon. Tugon ni Feng. Fine. Gusto mo makuha ulit yung lupa? Pagtatanong ni Zian, sabay sandal sa kanyang kotse. Oo. Mabilis na wika ni Feng at saka ipinagbulang kayang dalawang braso. Magkano? Alam kong dudublihin. O titreplihin mo yung presyo. Pero handa ako. Sigurado ka? Tanong Zian at saka nagbigay ng nakakasilaw ng ngiti. Sigurado ka bang kaya mo? Hindi napigilan ni Feng ang mapalunok nung mga oras na iyon. Kung ganun, guntong hininga ni Zian at saka isinilid ang kanyang mga kamay sa dalawang bulsa. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Feng at saka napahawak sa kanyang bewang. Ano? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Buti naman at naisipan mong bumisita rito. Kamusta na ang nanay mo? Tanong ng dating kapitbahay ni Feng. Kasalukuyan siya nakasakay sa isang lumang tricycle. 6 na taon na rin ang lumipas simula na ulisanin nilang lugar na kanyang kinalakihan. Kaya hindi rin maitatanggi kung bakit nakaramdam siya ng saya at lungkot ang babae ngayon na nakabalik na siyang muli. Maayos naman ho. Sagot ni Feng sa lalaking kasalukuyang nagdadrive ng tricycle. Nandito pa po ba si Mang Noel? Ayos lang po ba kung dalhin niyo po ako sa kanya? Ay naku Feng, 3 taon na rin ang lumipas simula nung umalis si Mang Noel sa lugar niya ito. Nagpunta na siya sa Amerika kasama ang kanyang 2 anak. Labis na nanlumo si Feng sa isinagot ng dati nilang kapitbahay. Pero kung gusto mo, ihatid na lang kita sa bahay ng 3rd niyong anak. Abogado na iyon ngayon. Hingin mo na lang yung contact number ni Noel sa kanya. Sige po. Salamat po. Tugon ni Feng at saka ipinagpatuloy ang pagtitig sa mga nadadaanan nilang palayan. Hindi nakala ni Feng na darating ang araw na makakabalik siya sa lugar na ito bilang isang matagumpay na businesswoman. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi yun naging hadlang sa kanya upang magtayo ng business. Nagbebenta sila ng kanilang sariling gawa ng mga tinapay. At sa awa ng Diyos, ay pumatok ito sa kanilang lugar. Nung tumigil ang tricycle sa isang napakalawak na bahay, ay agad siyang napakunot noo. Ang laki naman po ng bahay. Mag-isa lang po ba yung anak ni Mang Noel dito? Tanong ni Feng bago magbayad ng kanyang pamasahe. May pamilya na po ba yun? Naku, hindi. Binata pa yun. Balita ko birthday niya ngayon. Nakamarami atang bisita. Kaya mag-doorbell ka na lang muna. Sambit na kayang dating kapitbahay. O siya, muna na ako. Ihatid ko pang misis ko sa palengke. Nung lumabas si Feng, ay agad siyang kumaway sa dating kapitbahay habang pinagmamasdan itong mawala sa kanyang paningin. Pipindot sana siya sa doorbell, ngunit laking gulat niya nung magbuksan ang isang kulay asul na gate. Sino pong hanap nila? Tanong ng lalaki may suit na party hat. Yung anak po ni Mang Noel. Sagot ni Feng. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at saka napakunot noo. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ng lalaki. Happy birthday. Pasensya na kung ngayon pa ako pumunta. Panimula ni Feng at saka naglabas ng isang malaking plastic. Heto, kunin mo na. Hindi ko kasi alam na wala pala si Mang Noel dito. Kung alam ko lang, hindi na ako pupunta rito. Carlo ang pangalan ko. Teka, ano bang sadya mo kay Papa? Tanong ni Carlo habang pinagmamasdan ng plastic na binigay sa kanya ng babae. Wait, kuhanan lang kita ng pagkain. Allergic ka ba sa hipon? Pasensya ka na't. Napakakalat ang kwarto ko. Hindi kita mapapaupo sa labas dahil hindi tayo magkakarinigan sa lakas ng tugtugin. Hindi. Okay lang. Kahit huwag mo na akong bigyan ng pagkain. Pagtanggi ni Feng at saka napangiti. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Sambit ni Carlo. Wala namang problema doon. Mukhang hindi rin naman namin maubos lahat ng handa. Sige. Salamat. Wika ni Feng at saka humawak sa kanyang palda. Familiar sa kanyang itsura ng lalaki dahil madalas niya itong makita nung bata pa lamang sila. Ngunit hindi sila nagkakaroon ng tsansa na kilalanin ng isa't isa. Dahil lagi niyang nakikita ang abal sa pag-aaral ang lalaki.
habang pinagmamasdan ni Feng sa kwarto ng binata, ay kitang-kita niyang napakaraming picture frame na nakapatong sa kanyang kulay asul na cabinet. Malinis at maayos ang kwarto ng binata, kaya hindi niya mawari kung bakit sinabi ng lalaki na makalat ang kwarto nito. Carl, mabilis na palingon si Feng sa pinto. Dahilan para mabigla siya nung may isang lalaking sumilip. Teka, bakit ka nandito? Bakit ka rin nandito? Tanong pabalik ni Feng. Delbert din ang isa sa mga kaibigan ko na si Carlo. Nasaan siya? Tanong naman ng lalaki. At siya, bakit ka nandito sa kwarto niya? Bakit ba kailangan ko magpaliwanag sa'yo? May halong inis na tanong ni Feng. Hindi naman ikaw ang sadya ko rito. Oh, magkakilala kayo? Tanong ng lalaking kakapasok lang. Kumain ka na ba, Zian? Kilala mong babaeng ito? Tanong ni Zian, sabay turo sa babaeng nakaupo. Kakilala niyo yung papa ko. Sagot ni Carlo at saka nila pag ang dalawang pinggan na puno ng malabon at mango cake. Tinikpan ko yung binigay mong tinapay. Ang sarap, saan mo yung nabili? Gawa ko yun actually. Nakangising sagot ni Feng. Marami pa kaming klase ng tinapay. Gusto mong itry yung iba? Bisita ka lang sa bake shop namin. Dagdag pa ni Feng, sabay lahat ng kanyang kamay na may laman na papel. May bake shop ka? Tanong ni Zian. That's cool. Kahit dati pa naman, magaling ka nang gumawa ng tinapay. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Feng at saka ipinagbulang ang kanyang dalawang braso. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Hindi ko alam kung pinupuri mo ako or sarkastiko ko lang. San dun ba ng pagiging sarkastiko? Tanong ni Zian at saka isinandalang kanyang balikat sa pinto ng kwarto ng kaibigan. Ikaw talaga. Kahit kailan, binibigyan mo lahat ng meaning. Of course, hindi naman ako manghula. Paano ko maiintindihan ang gusto mong sabihin kung hindi mo ipapaliwanag? Sagot ni Feng at saka napatayo. Bakit ikaw? Itinas ni Sian ang kayang dalawang kilay. Nung iniwan mo ako, nagpaliwanag ka ba? Sinabi mo bang dahilan? Kung bakit ka nalang naglaho na parang bula? Labis na nagtaka ang binata sa nangyayari. Dahilan para magpalipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawang tao. What did I miss? Bulong ni Carlo. I don't know what's happening at ayoko makisawsaw sa kung anumang meron sa inyo. Pero, ano nga palang kailangan mo kay Papa? Kukunin ko ng sinanlang lupa namin kay Mang Noel. Pagdidiin ni Feng. Agad na natawa si Sian sa winigan ng kaharap na babae. Aling lupa? Yung binigay ng Lola Conchi ko? Pagsawsaw ni Sian. Hindi mo makukuha yun. Bakit naman hindi? Bulong ni Feng at saka napatingin kay Carlo. Anong tinutukan niya, Carlo? Well, the thing is, buntong hininga ni Carlo. Binili na ni Sian yung lupa. Ano? Sigaw ni Feng. Bakit mo binili yung lupa? Tanong ni Feng. Habang hinahabol ang lalaking naglalakad patungo sa isang parking lot. Ganun na ba kasamang ugali mo para kunin hindi naman sa'yo? Mabilis na tumalikod ang lalaki at saka itinaas ang kanyang kaliwang kilay. Para lang sa impormasyon mo, wala akong kinukuha ang hindi sa'kin. Kinukuha ko lang kung anong sa'kin. Pagdidi ni Zian at saka nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ka naman apo ng lola ko in the first place. Pero binigay sa'kin ng lola mong lupa. Kung meron kong dapat kagalitan, hindi ako yun. Tugon ni Feng. Fine. Gusto mo makuha ulit yung lupa? Pagtatanong ni Zian, sabay sandal sa kanyang kotse. Oo. Mabilis na wika ni Feng at saka ipinagbulang kanyang dalawang braso. Magkano? Alam kong dudublihin o titerplihin mo yung presyo. Pero handa ako. Sigurado ka? Tanong Zian tsaka nagbigay ng nakakasilaw ng ngiti. Sigurado ka bang kaya mo? Hindi napigilan ni Feng ang mapalunok ng mga oras na iyon. Kung ganon, buntong hininga ni Zian at tsaka isinilid ang kanyang mga kamay sa dalawang bulsa. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Feng at tsaka napahawak sa kanyang baywang. Ano? Mga anak, may gusto akong sabihin sa inyo. Panimula ng ama ni na Feng. Umupo ng maayos ang magkakapatid at saka napabuntong hininga.
maghanap ako ng bagong trabaho. Kaya ibig sabihin nito, kailangan niyo munang tumigil sa pag-aaral. Nagkatingin na magkakapatid, dahilan para malungkot ang kanilang ina. Pero pwede naman kayong mag-aral ulit oras na makahanap na ng trabaho ang papa niyo. Pagsawsaw ng kanilang ina. Maghanap na rin ako ng trabaho para makatulong sa mga gastusin natin. Hindi napigilan ng magkakapatid ang manlumo nung marinig ang sinabi ng kanilang ina. Ngunit kahit nakitang-kita sa mga mata ni Feng na nalulungkot siya sa sitwasyong meron sila, ipinili niya pa rin ang umiti at maging positibo. Okay po, Nay. Maghanap na rin ako ng trabaho. Nakangising sambit ni Feng. Mabilis na napakunot noong dalawang magkapatid nung marinig nilang sinabi ng kanilang kapatid. Aminin man nila o hindi, ay pansin nilang malungkot ang dalaga sa sitwasyong meron sila. Pero pinipilit lamang nito ang maging positibo. Kayang-kaya po natin ito. Habang naglalakad ang dalaga sa lugar na puno ng napakaraming tao, ay bakas sa kanyang mukhang kaba at takot. Wala siyang ideya kung ano bang dapat niyang asahan habang naglalakad sa bayan. Ngunit kahit anong takot na kanyang maramdaman, ay pinili na lamang niyang lumunok. Maya-maya ay napukaw ng kanyang atensyon ang alin na balak sanang tumawid sa isang pedestrian lane. Laking pagtataka niya noong makita ang isang lalaki na nagbabalak sanang isilid ang kanyang palad sa bag ng matandang babae. Ito ang dahilan kung bakit agad siyang naglakad patungo sa kinararoonan nito. Lola, andito po pala kayo. Sigaw ni Feng sabay kaway sa matandang babae. Noong makita siya ng lalaki, agad itong tumalikod at saka nagsimulang maglakad palayo. Iya, anong ibig mong sabihin? Tanong ng Ali. Pasensya na pero hindi kita kilala. Ali, meron po kasing nagbabalak na pag nakawan kayo. Wika ni Feng at saka itinuro ang bag ng Ali. Nung silipin ito ng matanda, ay laking gulat niya nung makitang bukas ang zipper nito. Kaya po nilapitan ko kayo. Ganun ba? Nakingising Wika ng Ali at saka dahan-dahang tumango. Salamat. Hindi ko akalaing may mga anghel pa palang katulad mo. Tara po. Tulungan ko na po kayong tumawid. Pagpapresenta pa ng dalaga at saka hinawakan ang braso ng matanda, agad na tumango ang babae at saka nagsimulang maglakad. Nung makatawid na nga silang tuluyan, ay agad na tumango ang dalaga at saka napangiti. Una na po ako. Mag-ingat po kayo. Paalam ng dalaga at saka nagsimulang maglakad palayo. Sandali. Pagtawag ng matanda, mabilis na napalingon ang dalaga at saka itinaas ang kayang dalawang kilay. San ka pala magtutungo? Pasyal ka muna sa bahay ko. Pagpipresenta ng matanda, pwede mo lang akong tawaging Lola Conchi. Ay nako, okay lang po. Maghanap po kasi ako ng trabaho dito sa bayan. Pagtanggi ng dalaga. Pero salamat po sa alok nyo. Una na po ako. Paalam ng dalaga at saka nagsimula ng maglakad palayo. Hindi mawari ng matanda kung bakit napakagaan ang kanyang loob sa dalaga. Marahil dahil matagal niya nang nais magkaroon ng babaeng anak. Pero kailanman, hindi siya binayayaan ng magkaroon ng kahit isa. Sandali. Bulong ng matanda at saka agad na hinawakan ng braso ng babae. Paano kung bigyan kita ng trabaho? Okay lang ba sa iyo yun? Mabilis na nagliwanag ang mga mata ng dalaga at wala itong pag-alin lang ang tumango. Alam mo, matagal ko nang gustong magkaroon ng anak na babae. Nakangising sambit ng Ali at saka humigop ng tsaa. Pero kahit anong hiling ko, hindi pa rin ako nabibigyan. Ganun naman ho talaga, hindi ba? Hindi naman natin makukuha ang lahat ng bagay kahit gaano pa natin ito kagusto. Nakangising tugon ni Feng at saka ibinaba ang kanyang hawak na baso. Feng po pala ang pangalan ko. Kasalukuyang nakaupo ang dalawa sa garden ng matandang babae. Mahangin dito at tahimik. Dahilan para makaramdam ng inggit ang dalaga sa klase ng pamumuhay na mayroon ng babae. Mag-isa lang po ba kayo rito? Tanong ng dalaga habang iniikot ang kanyang paningin. Ang ganda naman po rito. Iyan din ang madalas sabihin ng mga kaibigan ko. Buntong hininga ng matanda at saka sumandal sa kanyang upuan. Halos lahat ng anak ko nasa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kasama ko na lang dito ay ang mga kasambahay ko. Dahan-dahang tumango ang dalaga at saka kinuang tinapay na may palaman. Ano po palang trabahong pwede kong applyan? Tanong ng dalaga. Handa pa akong gawin lahat.
nakwento mo na kanina ang sitwasyong meron ka. Kaya napag-isip-isip ko na, buntong hininga ng matanda, ibibigay ko na lang sa iyo ang isa sa mga lupang pagmamayari ko. Halos mailuwa ni Feng ang pagkain na sa bunganga niya nang sambitin ito ng matanda. Ho? Gulat na tanong ng dalaga. Ano pong ibig niyong sabihin? Akala ko po bibigyan niyo po ako ng trabaho. Oo nga, bibigyan kita ng trabaho. Nakangising sambit ng matanda at saka hinawakan ang balikat ng babae. Kapag nagkaroon na kayo ng lupa, magiging abala na kayo sa pag-aasikaso rito. Nako, hindi ko po yan matatanggap. Kakakilala lang po natin ngayon. Paano niyo po nagagawang maging kampante? Umiiling na wika ni Feng. Mamamasukan na lang po ako bilang kasambahay. Nang sa gayon, ayos lang po kung ibibigay kong lupa sa iyo, Feng. Walang bakit, walang pero. Pagdidiin ni Lola Conchi. Ayusin ko mong papeles bukas kaya sa ngayon, enjoyin mo muna ang pagkain ng tinapay, okay? Hindi niiwasan ni Feng ang sunod-sunod ng pagtulo ng kanyang maluha. Mabilis siyang niyakap ang matanda at saka napahagulhol. Salamat po, sobra. Wala po kayong ideya kung gaano kalaki yung tulong na ibinigay niyo sa akin. Hindi rin iwasan ng matandang maluha habang tinapik-tapik ang balikat ng dalaga. Nay! Tay! Sigaw ni Feng habang siya'y tumatakbo patungo sa kanilang bahay. Nay! Tay! Mabilis na lumabas ang kanilang nanay upang salubungin ang bunso nilang sumisigaw. Oh, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ng kanyang ina na si Gina. May nangyari bang masama? Magkakaroon na tayo ng lupain. Sigaw ni Feng habang tumatalon. May nagbigay sa akin ng panandang babae. Agad na napakunot-no ang kanyang mga magulang nang iwika ito ng dalaga. Bakit ka raw niya bibigyan ng lupain? Baka mamaya may kapalit yan. Tanong ni Ador habang hinugasan ang mga plato. Sigurado ka ba dyan? Opo, Papa. Asikaso niya na raw po yung mga papeles bukas. Sagot ni Feng. Hindi naman po ganun kalaki. Pero sobrang makakatulong sa atin yung lupain sa paghanap buhay. Wala ba siyang hinihinging kondisyon sa iyo? Sausaw ng kanyang kapatid na si Kara. Kausapin natin siya bukas. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ako na mapagkakatiwalaan siya. Napakabait niya pong tao. Wika ni Feng. Ako na pong nagsasabi sa inyo. Lumipas ang ilang buwan at tuluyan na ngang napunta kay na Feng ang isa sa mga lupain ni Conchi. Bilang pasasalamat ay madalas na pumapasyal ang dalaga sa pamamahay ng matanda upang bigyan nito ng kanyang gawa na tinapay. Unti-unting nakabangon ang pamilya ni Feng sa kahirapan, dahilan para pumasok na muli sa eskwelahan ang tatlong magkakapatid. Naging maayos ang daloy ng kanilang buhay, ngunit may mga problemang hindi sila inasahan. Nalabis na naka-apekto sa pamumuhay meron sila. Ate! Ate, kumapit ka! Bulong ni Feng sa babaeng kasalukuyang nakahiga sa stretcher. Nakapikit ang mga mata nito at puno ng sugat ang kanyang katawan at mukha. Sinusubukang umakyat ni Feng sa loob ng ambulansya, ngunit ang hina ang kanyang matuhod. Dahilan, para magpaiwan na lamang siya. Naka-on na permi pa si Feng habang umiyak sa gilid ng daan. Wala siyang ideya na nabubuli pala ang kanyang nakakatandang kapatid sa eskwelahan. At ito ang naging dahilan kung bakit nahulog ito sa hagdanan. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi naiwasan ni Feng ang matulala sa mga bituin na nasa langit. Umaasa siya na sanay may dumating ng isang bulalakaw upang siya'y makapaghiling. Tabi! Laking gulat ng dalaga nung may biglang humila sa kanyang braso. Balak niya sanang pumiglas, ngunit masyadong malakas ang pagkakahatak sa kanya. Dahilan upang bumagsak sila sa lupa. Doon na lamang napagtanto ni Feng na may dumang isang malaking truck. Hindi niya naiwasan ang maghabol ang hininga. Dahil kung walang humila sa kanya, ay malamang durog na ang kanyang katawan. Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Inis na tanong ng lalaki at saka tumayo. Muntik ka nang mamatay. Alam mo ba yun? Sa pagkakataong iyon, ay hindi napigilan ni Feng ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bigla na lamang siyang natawa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Hindi niiwasan ng binata ang makaramdam ng lungkot habang pinagmamasdan ang babae na umiiyak. Upang kumalma ang dalaga, ay napagdesisyon na lamang niyang ibigay rito ang hawak niyang juice
na binili niya sa convenience store. Saan ka pupunta? Bulong ng binata. Sa may San Martin. Tugon ng dalaga habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Salamat pala sa Diyos at sa pagligtas mo sa buhay ko. Tinitigan lamang siya ng lalaki at saka hinablot ang maliit na bag ng dalaga. Kanina pa uwian ng high school. Bakit nasa daan ka? At umiiyak. Tanong pa ng lalaki at saka nagsimulang maglakad. Nahulog ang ate ko sa hagdanan. Bulong ni Feng. At hindi ko alam na nabubuli pala siya sa school. I'm sorry to hear that. Tugon ng binata. Some people are just fucking rude. Huwag kang mag-alala. Kakaramahin din sila. Kailan pa? Buntong hininga ni Feng bago buksan ang takip ng juice na bigay ng lalaki. Bakit pa kasi may mga taong katulad nila sa mundong ito? Ganun talaga ang buhay. Buntong hininga ng binata at saka ibinigay ang kanyang suit na jacket. Ihatid na lang kita sa sakay ng jeep. Baka mawala ka na naman sa sarili mo. Sino bang mag-aakala na magiging kasundo ni Feng ang isang lalaki nakita niya lamang sa daan? Sa sandaling nagkasama sila nito, ay kahit papaano, naging maluwag ang kanyang pakiramdam. Salamat. Bulong ng dalaga habang nag-aabang ng jeep. Hindi tayo magkakilala, pero nakipagkwentuhan ka sa akin. Wala yun. Sagot ng binata. Alis na rin naman ako papuntang ibang bansa next week. Paniguradong mamimiss ko yung mga itsura ng mga tao rito. Bakit ka aalis? Tanong ng dalaga. Doon ako mag-aaral ng kolehiyo. Sagot ng binata. Dahan-dahang tumango ang dalaga at saka napatingin muli sa madilim na kalsada. Nung tinangka niyang buksan ang kanyang cellphone, ay napansin niyang lowbat na pala ito. Dahil hindi ito nagbubukas, hindi niya naiwasan ang mapabuntong hininga at mapahawak sa ulo. Buti na lamang. At na-message niya na ang kanyang ina kanina patungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Natigil ang pagmumuni-muni ni Feng nung makakita siya ng dalawang ilaw sa dikalayuan. O ayan, may jeep na. Bulong ng binata. Mag-ingat ka ha. Sa huling sandali, ay sumulyap ang dalaga sa katabing binata. Matangkad ito at may makapal na kilay. Mayroon din itong bilugang mga mata at makapal na labi. Nais niyang malaman ang pangalan nito, ngunit mukhang malabo nang magkita pa silang muli. Nung tumigil ang jeep sa kanilang kinatatayuan, ay agad na nagpakita ng isang matamis na ngiti ang dalaga at saka nagsimulang maglakad paalis. Simula nung araw na iyon, ay hindi na umalis sa kanyang isipan ang lalaking ito. Madalas niya na itong maisip lalo na kapag siya'y mag-isa o hindi kaya'y kapag siya'y naglalakad patungo sa lugar kung saan sila nagkakilala. Tao po! Tanong ni Feng bago kumantok ng tatlong beses sa pinto. Nung magbukas ito, ay tumambad sa kanyang harapan ang isa sa mga anak ni Mang Noel na si Carlo. Sinong hanap mo? Tanong nito sabay sarado ng kanyang hawak na libro. Si Mang Noel, nasan po siya? Maggalang na tanong ni Feng at saka ngumiti. Pasok ka. Tawagan ko na lang siya. Nasa park siya, kasama si Mama. Tugon ng lalaki at saka inayos ang kanyang salamin. Anong gusto mong inumin? Ah, okay lang. Kahit huwag na. Sagot ng dalaga at saka napatingin sa lamesa na puno ng libro. Gusto mong magbasa? Pag-aalok ng binata at saka kinuha ang kanyang cellphone, bagamat nais ng dalagang tumango, ay umiling na lamang siya. Siguro iwan ko na lang dito yung mga fertilizer na kailangan ng papa mo. Pagpipresenta ng dalaga at saka napangiti. Mauna na ako. Salamat. Sandali. Bulong ng lalaki habang nakatingin pa rin sa kanyang cellphone. Sumama ka sa akin. Mabilis na napakunot-noo ang dalaga at saka napatingin sa hawak ng cellphone ng binata. Ano pong nangyayari? Tanong ni Feng noong makarating sila sa isang hospital. Sinong nandito? Tinext ako ni Papa na nandito daw si Kara, yung kapatid mo. Bigla na lang daw kasing nahimatay habang naglalakad sa palayan. Sagot ni Carlo habang iniikot ang kanyang paningin. Ramdam ni Feng ang biglang panginig ng kanyang kalamnan. Mabilis siyang napalunok at saka nagsimulang maglakad patungo sa isang desk. Ano pong room number ni Kara Fernandez? Tanong ng dalaga habang hinahabol ang kanyang hininga. Kakalabas lang ng kanyang kapatid na si Mina sa hospital. Ngayon naman ay ang isa niyang kapatid ang isinugot. Labis ang naramdaman na kaba at takot ng dalaga habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng babaeng nasa desk. Salamat po. Sambit ni Carlo at saka tinapik sa balikat ang katabing babae
Nagtungo na nga ang dalawa sa isang building. At noong makakita sila ng mga pamilyar na individual sa labas ng isang kwarto, ay agad silang nagtatakbo patungo sa kinaroroonan ng mga ito. Agad na niyakap ni Feng ang kanyang ina na kasalukuyang umiiyak. Noong magtagpo ang kanilang mga paningin ng kanyang ama, ay pansin niyang namamagarin ang mga mata nito. "Kamusta po si ate?" tanong ni Feng at saka nang patingin sa pinto kung saan naroon ang kanyang kapatid. "Ano po bang nangyari? Nalipasan siya ng gutom? Kulang sa pahinga?" Walang sumagot sa kanyang tanong, dahilan para labis na mapaisip ang dalaga. Lumipas ang ilang araw, ay lalo pang lumubha ang sakit ng kanyang kapatid na si Kara. Kahit anong pilit ni Feng, ay ayaw sabihin ng kanyang mga magulang kung anong sakit ng kanyang kapatid, dahilan para makaramdam ng inis ang dalaga, dahil naglilihim ang mga ito sa kanya. Tumigil na siya sa pag-aaral dahil alam niyang hindi na sapat ang kanilang kinikita pantusto sa kanilang mga bayarin. Ito ang dahilan kung bakit pinili na lamang ni Feng ang maglakon ng matinapay na kanyang ginagawa. "Bakit yata hindi na kita nakikita nagsusuot ng uniforme nitong mga araw?" tanong ni Conchi bago buksan ang kanyang laptop. Nagpakita lamang ng isang matamis na ngiti ang dalaga at saka napabuntong hininga. "Tumigil na po ako sa pag-aaral." Bulong ng dalaga at saka napakapit sa kanyang palda. Natigilan ang matanda at napahawak sa kamay ng dalaga. "Anong nangyari? May problema ba sa bahay ninyo?" tanong ng matanda. Mabilis na umili ang dalaga at saka napabuntong hininga. "Marami lang pong gastusin. Kaya napagdesisyonan kong huwag nang makisabay. Sunod-sunod po kasi na ospital ang mga ate ko." Paliwanag ni Feng. "Kaysa makadagdag sa gastusin, mas okay na po siguro na huwag akong makisabay pa. Pero hindi ba't gusto mong mag-aral? Gusto mo ba ang pag-aralin kita?" "Nako, okay lang po. Huwag na po." Pagtanggi ni Feng at saka napatingin sa lupa. "Ang laki na po nang naitulong niya sa akin. Basta kapag kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Nintindihan mo?" Dagdag pa ni Conchi bago humigop ng tsaa. Naisin man ang dalaga na humingi ng tulong dito, ay mas nangunguna pa rin ang nararamdaman niyang hiya. Nagbigay na lamang siya ng matamis na ngiti at saka tinitigan ang kanyang palad na nakalapag sa lamesa. Habang naglalakad patungo sa kanilang lupain, ay pinili na lamang ni Feng ang sumipol kasabay ng malakas na ihip ng hangin. Bit-bit niyang pataba sa lupa na kakailanganin niya sa pagtatanim. Para sa kanya, ay kahit gaano kahirap ang buhay, ay kailangan niya pa rin humanap ng dahilan upang maging positibo at maging masaya. Ngunit aglaho ang ngiti sa kanyang labi nung makita niyang may grupo ng mga lalaki na nagtatanggal ng mga palay sa kanilang lupain. Mabilis siyang nagtatakbo patungo sa mga ito at napakunot noo. "Sino po kayo? At anong ginagawa niyo rito sa lupain namin?" tanong ni Feng sa grupo ng mga lalaki. Tauhan kami ni Mang Noel. Nautusan lang kami natanggalin yung mga tanim." Sagot ng isa sa mga lalaki. "Ha? Eh amin po ito. Hindi kay Mang Noel." Sagot ni Feng. Nagkatinginan ang malalaki at saka napakunot noo. "Pero sinabihan din po kami ng babae may kulot na buhok eh. Gina po yung pangalan. Tapos may lalaki ring pangalan ay Ador." Sagot ng isa pang trabahador. Hindi napigilan ni Feng ang magulat sa sinambit ng lalaki. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali siyang magtungo sa kanilang bahay. Kahit unti-unti nang lumakas ang ulan, ay wala siyang pakialam. Nung buksan niya ang pinto ng kanilang bahay, ay laking gulat ni Mina nung biglang lumitaw ang kanyang kapatid ng basang-basa sa ulan. "Anong nangyari sa iyo, Feng? Bakit basang-basa ka ng ulan?" tanong ni Mina, nakasalukuyang nag-iwan ng patatas. "Nasaan sila, Mama?" may halong inis na tanong ni Feng habang naglalakad patungo sa kwarto. "Hindi ko alam. Hindi pa naman sila dumadaan dito sa bahay." Sagot ni Mina at saka nagpatuloy sa pag-iwa. "Bakit? Anong problema?" "Si Papa. Dumaan ba rito?" tanong ni Feng habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang braso. "Kailangan ko rin siyang makausap." "Tungkol saan?" tanong ni Mina. "Ibinanta ba nila Papa yung lupain natin?" Diretsong tanong ni Feng sa kapatid. Pansin ni Feng sa mukha ng kapatid na hindi ito nagulat, dahilan para mapaisip siya kung siya lang bang hindi nakakaalam sa problemang kinakaharap nila. "Ang alam ko lang, isinanglalang nila Papa yung lupa.
Sagot ni Mina at saka ipinagpatuloy ang paghiwa. Nang hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Feng. Walang isinagot ang kanyang kapatid. At saka nagpatuloy lamang ito sa paghiwa. Ate, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Saan na tayo kukuha ng pang-araw-araw nating gastusin? Malaki ang bill ni Kara sa hospital. Kinakailangan ng 100,000 lupa. Dahil kung hindi natin isasanla iyon, hindi natin mababayaran yung mga gastusin sa hospital. Paliwanag ni Mina. Feng, intindin mo naman yung sitwasyon. Bakit inuuna mo yung nararamdaman mo? Ate, ngayon ko lang naman inuna itong nararamdaman ko. Pagdidiin ni Feng. Hindi ko nga alam kung anong sakit ni ate. Tapos ngayon, hindi niyo ipapaalam sa akin na sinanla niyo pala yung lupa? Feng, may mga bagay na mas mabuti kung hindi mo nalang malalaman. Bulong ni Mina at saka binuksan ang kanilang gasol. Hintayin mo na lang at sinapapa na ang magpapaliwanag sa'yo. Walang maintindihan sa Feng sa mga nangyayari. Lumipas ang ilan pang oras ay napagdesisyon na lamang ni Feng ang hintayin ang kanilang mga magulang. Noong magbukas ang kanilang pinto, ay agad na umayos ng pagkakaupo ang dalaga. Ma, anong ginawa niyo sa lupa natin? Bunga ni Feng. Bakit niyo sinanla? Kung hindi namin isasangla ang lupa, hindi natin mailalabas ang ate mo. Bulong ng kanyang ama na si Ador. Nasaan po si ate? Tanong ni Feng. Nagkatinginan ang mag-asawa at saka ng patingin sa kanilang bunsong anak. Wala na siya. Bulong ni Ador at saka nagsimulang maglakad patungo sa kwarto. Agad na nangilid ang mga luha ni Feng nung marinig niyang sinabi ng kanyang ama. Napatingin si Feng sa kanyang kapatid na pasimpleng tinanggal ang mga luhang tumutulong mula sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Alam naman natin ng balang araw, makukuha din natin iyong lupang iyon. Nakangising sambit ni Gina at saka niyakap ang kanyang bunsong anak. Lola, okay lang ba kung magbabakasyon ako sa bahay mo? Tanong ni Zian sa kabilang linya. Matagal pa naman ang starting classes namin dito, kaya may oras pa ako para bumalik muna ng Pilipinas. Ayaw mo bang maglaboy-laboy man lang sa bansang iyan? Balita ko napakaraming magagandang tanawin dyan. Sagot ni Conchi sa kabilang linya. Dapat sanayin mo ng sarili mo. Sa ilang buwan kong pananatili rito, halos nalibot ko ng mga lugar dito. At saka, hindi mo ba ako namimiss, Lola? Tanong pa ni Zian. Ay oo nga pala. Ano pong balak niyo doon sa isang lupa na ibinigay ni Papa sa inyo? Ang totoo niyan. Ibinigay ko sa isang babae na kilala ko sa daan. Sagot ni Conchi at saka humigop ng tsaa. Agad na napakunot noong binata at saka napaisip. Po? Babae na kilala mo sa daan? Teka, Lola, sino naman iyan? Bakit hindi mo malang ibinigay sa iba mong mga kamag-anak? Tanong ni Zian. Lola, alam naman natin pareho na sina Papa ang nagbigay niyan. Tapos ipamimigay mo lang kung kanin-kanino? Zian, alam mo namang hindi ako nagkaroon ng babaeng anak. Para ko na rin siyang anak. Wika ni Conchi. At saka, hindi lang siya basta-basta. Lagi niya akong binibigyan ng tinapay. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganun kasarap na tinapay. Baka nilalagyan niya ng kung ano-ano yung tinapay para mapalapit ka sa kanya. Zian, kailan kita tinuruang maging masama sa kapwa? Galit na tanong ni Conchi. Hindi mo kilala ang babaeng iyon, kaya wala kang karapatang sabihan ito ng masama. Well, kilala mo nga ba talaga siya, Lola? Tanong muli ni Zian. Baka naman nagpapanggap lang iyan. Gusto ko siyang kitain once na makauwi ako ng Pilipinas. That would be good. Nang malaman mo kung gaano siya kabait. Sagot ni Conchi. O siya, iidlip muna ako. Goodbye. Nantalang paglalagay ni Feng ng tubig sa kanilang pitsil noong may kumatok sa kanilang pinto. Agad siyang napakunot noo. Dahil wala naman silang inaasahang bisita. Nung buksan niya ang pinto, ay laking gulat niya nung makakita siya ng isang pamilyar na lalaki. Pansin din ng babae na nabigla rin ang binatang kaharap noong magdagpo ang kanilang paningin. Oh, hi. Mahinang bati ng lalaki at saka ng pangiti. Dito ba nakatira si Feng Fernandez? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ng dalaga. Natigilan si Zian noong malamang si Feng at ang babae na kilala niya noon ay iisa. I don't really want to sound rude, but I found out na ibinigay ng lola ko sa inyo yung lupa.
Buntong hininga ni Zian. Eh, mahalaga rin sa akin yung lupang iyon. Dahil isa yun sa mga bagay na iniwan ng papa nung nawala siya. Nako, hala. I am sorry. Panimula ni Feng. Pero kung gusto mo... Hindi. Hindi okay lang. Pagtanggi ni Zian. Kahit nais niyang bawiin ang lupa, ay hindi niya magawa. Minsan na rin niyang nasilayang bigo at urakang dalaga at hindi niya nananaisin pang makita itong malungkot muli. Alam kong may nakita sa iyo si Lola kung bakit kanya nagawang pagkatiwalaan. Ako nga pala si Zian. Pagpapakilala pa ng lalaki. Nice to meet you. Ako si Feng. Sagot ni Feng at saka napangiti. Aminin man ng lalaki o hindi, ay tila ba nagniningning ang babae habang pinagmamasdan niya itong nakangiti. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit umurong ang galit niya sa babae. Anong trabaho mo? Tanong ni Zian habang nagbibisikleta. Nasa likod niya ang dalaga na kasalukuyang, nakahawak sa kanyang balikat. Tinutulungan ko yung adik ko sa pagtitinda ng kakanin. Sagot ng dalaga. Ikaw, hindi ba sinabi mo sa akin noong huli nating pagkikita na aalis ka patungong ibang bansa? Pero bakit nandito ka pa rin? Bakit parang gusto mo yata akong paalisin? Natatawang tugon ni Zian habang nakatingin sa daan. Hindi naman sa ganon, karabi ka. Sagot ni Feng. Hanggang kailan ka rito? Ilang buwan pa ako mananatili rito. Sagot ng binata sa bike park ng kanyang bisikleta sa grahiyan ng kanyang lola. Nung tuluyan ng makababa ang dalaga, ay agad na ngang nagtungo ang dalawa sa sala. Doon nila nakita si Conchi na katulad ng nakasanayan, ay umiinom ng tsaa. Magandang umaga po. Bati ni Feng at saka nagbigay ng isang plastic na tinapay. Pansin ni Zian na tuwang-tuwa ang kanyang lola nung makita ang laman ng plastic. Naku, salamat Feng. Napakabiit mo talaga. Masayang wika ni Conchi at saka kumuha ng isang piraso ng bilog na tinapay. Minsan talaga hindi ko mawari kung bakit hindi nyo napagdesisyonan na magtayo ng bake shop. Alam kong dati sinubukan mo nang magtinda ng tinapay, pero hindi ito gaano pumatok. Sigurado ako sa pangalawang beses, magiging matagumpay ka na. Okay lang ba kung tumikim ako? Tanong ni Zian tsaka inilagay ang kayang kamay sa plastic. Mabilis na hinawakan ng dalaga ang braso ng binata at tsaka umiti. Napakunot noong binata at tsaka natawa. Anong problema? Tanong ni Zian. Baka hindi mo magustan yung tinapay, nakakahiya. Bulong ni Feng at saka mabilis na tinanggal ang kanyang kamay sa braso ng lalaki. Ginagawa ko lang naman yung mga tinapay kapag wala akong magawa sa bahay. Nagbigay kasi ng ilang kagamitan at appliances yung mga kasama ni Papa. Kaya nakakagawa ko ng matinapay. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Tanong ni Zian. Kung nagustuhan ni Lola, patiguradong magugustuhan ko rin ito, no? Wika pa ni Zian tsaka kumuha ng isang tinapay mula sa plastic. Mabilis na napapikit si Feng nung makitang kumagat ang binata sa tinapay. Ilang segundo pang lumipas at unti-unti ring binuksan ni Feng ang dalawa niyang mata. Dahilan para matawa na lamang ang binata. Okay naman yung lasa. Ang sarap nga eh. Sambit ni Zian at tsaka muling kumagat. Baka sinasabi mo lang yan dahil gusto ni Lola Conchi yung lasa. Nakangusong sagot ni Feng. Magtiwala ka nga sa sarili mo. May halong inis na wika ni Zian. Paano kapag wala nang pumupuri sa'yo? Kanino ka nalang kakapit at magtitiwala? Sa pagkakataong iyon, ay ramdam niyang may halong inis ang mga salitang binibitaw ni Zian. Pero alam niya sa kanyang sarili na tamang sinasambit nito. Kaya pinili na lamang niyang mapangiti at tumango. Salamat Zian. Bulong ni Feng. Ang salubong na kilay ni Zian ay unti-unting naghiwalay. Lalo na noong dumawak ang ngiti ng dalaga. Walang anuman. Namumulang tugon ni Zian. Hindi naiwasan ni Lola Conchi ang mapangiti habang tinitingnan kung paano mamula ang kanyang apo na si Zian. Pabili. Ilan po kakanin ang bibil? Natigilan si Feng noong makita kung sinong lalaking nakatayo sa kanilang stall. Pabili po ng lahat ng kakanin niyo. Nakangising sambit ni Zian. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Feng at saka natawa. Dalawa na lang ang natitira. Sambit ni Feng at saka inilabas ang natitira ang kakanin. Alam mo, ngayon at dumarami na yung mga customers nyo. Medyo nakakainis lang dahil naubusan na ako ng kakanin. Reklamo ni Zian at saka kumagat sa binili niyang kakanin.
I mean, masaya naman ako na dumadami na yung customer nyo. Pero sana, huwag naman nila gaano ramihan yung pagbili kasi naubusan ako. Mabilis na natawa si Feng, sabay palo sa katabing lalaki. Kasalukuyan silang naglalakad sa may kalsada. Huwag kang mag-alala, dadamihan namin yung paggawa ng kakanin mamaya. Sambit ni Feng, sabay kaga sa siopaw na kanyang binili. Naku, kahit huwag na. Ayoko magsayang pa kayo ng oras sa paggawa. E alam naman natin komplikado yung paggawa niyo ng kakanin. Sambit ni Zian sabay inom ng soft drinks sa plastic. Aagahan ko na lang pagpunta sa stall niyo para hindi ako maubusan. Mas okay nga yun. Sambit ni Feng at saka nagpatuloy sa pagtingin sa mga posting may ilaw. May bibiling ka pa ba? Tanong ni Zian sabay inom ng soft drinks. Dan tayo sa pinakamalapit na bilihan ng pagkain. Bibili na lang ako ng ulam. Sambit ni Feng at saka inilagay sa basurahan ang kanyang kalat. Sama ka? Oo naman. Mabilis na tugon ni Zian, sabay akbay sa dalaga. 5, 4, 3, 2, 1. Kasabay ng pagbibilang ni Feng ay ang pagdating ni Zian sa kanilang stall. Nasanay niya siya sa araw-araw na pagbisita ng lalaki. Tigilan para makaramdam siya ng kaba sa sarili na baka masanay na siya sa atensyong ibinibigay nito. Ah! Sigaw ni Zian habang nagbebesikleta. Pababa ang daan ang tinatahak nila ni Feng. Tihilan para mapasigaw sa excitement at takot ang binata. Gayun din ang ginawa ng dalaga. Tihilan para sabay silang magtawanan noong makarating sila sa patag na daanan. Uy, teka lang. Ang ganda noong araw oh. Picturean natin. Yaya ni Zian sabay lagay ng kayang bisikleta sa gilid. Agad na sumunod ang dalaga sa lalaki. At saka pinagmasdan ng kulay ng araw. Napapalubog na. Kinuha ni Zian ang kayang kamera. At saka kinuha na ng litrato ang napakagandang langit. Ang ganda, grabe. Bulong ni Feng habang nakatitig sa langit. Nung mapatingin si Zian sa katabi, ay napansin niyang nasinaga ng araw ang mukha nito. Dahilan para makita niyang kulay tsokolating mga mata nito. Feng, may nakapagsabi na ba sa iyo kung gaano ka kaganda? Unti-unting naglaho ang ngiti ni Feng, dahilan para matawa na lamang si Zian sa kanyang sinabi. Malamang. Ano bang kasing tanong yung sinabi ko? Bukod sa pamilya ko, wala na. Sagot ni Feng. Kuhanan mo na lang ulit ng litrato yung langit. Ang ganda oh. Agad na tinutok ni Zian ang kanyang kamera sa dalaga at saka kinuha na nito ng litrato. Sira ito. Bakit ako ang kinukuhanan mo ng litrato? Tanong ni Feng sa bailing. Ang lakas talaga ng trip mo ano? Sa totoo lang, mas maganda ka pa sa langit. Sambit ni Zian habang nakatingin sa kanyang kamera. Hindi naiwasan ni Feng ang mamula nung marinig niyang sinambit ng kanyang kaharap na lalaki. Ngayon lamang niya narinig sa ibang tao na maganda siya. Dahilan para hindi maiwasan ni Feng ang mapangiti. Salamat Zian. Sambit ni Feng. Agad na lumingon ang binata dahil sa sambit ng kaibigan. Bakit ka nagpapasalamat? Tanong ng lalaki. Kasi ngayon ko lang narinig sa ibang tao na maganda ako. Bulong ni Feng. Napangisi si Zian at saka nagsimulang lumapit sa kaibigan. Kung ganun, araw-araw kong ipapaalala sa'yo kung gano'ng kakaganda. Wika ni Zian at saka inilagay ang mahabang mga bangs ng dalaga sa likod ng tenga nito. Maganda ka, Feng. Sa pagkakataong iyon, ay para bang sasabog na ang puso ni Feng sa saya. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. At ramdam niyang sasabog na ito matapos ng ilang minuto. Ito ang dahilan kung bakit agad na umurong ang dalaga at saka tumalikod. Tara na, punta na tayo kay Lola Conchi. Pag-iiba ng dalaga ng usapan. Inakala ni Zian na hindi nagustuhan ng dalaga ang kanyang ginawa. Dahilan para agad na siyang humingi ng tawad. Sorry Feng, hindi maganda yung ginawa ko. Bulong ng lalaki. Mabilis na napataas ang kilay ni Feng sa sinambit ng lalaki. Anong ginawa mo? Tanong ni Feng. Wala ka namang ginawang masama ah. Ganun ba? Bulong ni Zian. Pero bakit bigla kang umiwas? Dahil, buntong hininga ni Feng. Dahil kapag hindi ako umurong o lumayo, baka sumabog na itong puso ko. Hmm? Gulat na tanong ni Zian. Anong ibig mong sabihin? Gusto kita Zian. Bulong ni Feng. Hindi ko alam kung anong tamang mga salita. Pero masaya ako kapag kasama kita. Talaga? Tanong ni Zian. Ganun ba?
hindi ko alam na ganun din palang nararamdaman mo. Din? Bulong ni Feng. Matagal na ako may gusto sa'yo, Feng. Bulong ng binata at saka umupo sa isang pahabang bakal. Simula nung maligtas kita sa dumaang truck, hindi ka na naalis sa isipan ko. Sino bang mag-akala na pagtatagpuin tayo ng tadhana dahil sa lupa ni Papa? Natatawang wika ni Zian at saka umiling. Akala ko, kung kani-kanino lang ibinigay ni Lola yung lupa, iyon pala sa iyo lang. I-promise mo sa akin na aalagaan niyo yung lupa na iyon, ha? Isa yun sa mga importanteng memories ni Papa. Hindi naiwasan ni Feng ang manlambot nung sabihin nito ng lalaki. Hindi niya akalain ganun pala ito kahalaga sa binata. Dihilan para makaramdam siya ng lungkot. Dahil wala itong ideya na isinanlanan nila ito. Feng, gusto rin kita. Bulong ni Zian. Pwede ba akong manligaw? Napangisi na lamang si Feng at saka napailing. Hindi mo na kailangan pa. Kitang-kita ni Feng kung paano namula ang buong mukha ng binata. Dahilan para mapahagalpak sa kakatawang dalaga. Bakit ka naman ganyan? Bulong ni Zian habang hinaharangan ang kanyang mukha. Mabilis na natawa ang dalaga at saka hinampas ang balikat ng lalaki. Habang nakasakay sa bisikleta ang magkasintahan, ay nagbabasa ng libro ang dalaga. Nakasandal ang likod ni Feng sa likod ni Zian habang humuhunin ng paborito niyang kanta. Hindi nakala ni Feng ang alam din pala ng lalaki ang kantang kanyang kinakanta. Dahilan para mapangiti na lamang siya. May papakita ako sa iyong libro. Sigurado akong magugustuhan mo iyon. Bulong ni Zian habang nagbibisikleta. Horror genre siya. Talaga? Basahin natin mamaya. Masiglang wika ni Feng at saka isinirado ang hawak niyang libro. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nung pumasok sa relasyon ng dalawa. Wala nang iba pang nakakaalam bukod sa kanilang dalawa ng relasyong meron sila. Madalas nilang sabihin sa kanilang mga sarili na hindi naman importante kung alam o hindi ng mga tao sa kanilang paligid ang meron sila. Ang mas mahalaga ay masaya sila sa piling ng bawat isa. At iyon lang ay sapat na. Ilang linggo na lang at aalis muli si Zian patungo ibang bansa. Ang labis niyang pinoproblema ay kung paano niya ito sasabihin sa kanyang nobya. Ang sarap nitong cookies, ah. Masayang sambit ni Conchi at saka uminom ng tsaa. Kung papapiliin ako, sa iyo na lang ako bibili ng cookies kaysa sa ibang mga imported na madalas ipadala nitong si Zian. Nagpakita lamang ng malawak ng ngiti ang babae at saka tumabi kay Conchi. By the way, kumusta naman yung lupain na ibinigay ko sa iyo? Pag-iiba ng usapan ni Conchi. Ingatan mo iyon, ha? Opo. Siyempre naman po. Pagsisinungaling ni Feng. Hindi ba pwedeng dito ka nalang mag-aral? Tanong ni Conchi sa kanyang apo, nakasalukuyang naghalo ng juice. Hindi na kayo makakagala ni Feng. Po? Pagtatakang tanong ni Feng, nawala ang ngiti sa labi ni Zian at saka napakagat sa kanyang labi. Bakit? Anong problema? Tanong ni Conchi at saka tinitigan ang kanyang apo. Hindi mo ba sinabi sa iyong kaibigan ang patungkol sa pag-alis mo? Pag-alis? Nawala ang ngiti sa labi ni Feng at saka napatingin sa kanyang nobyo. Bakit hindi ko alam iyon? Feng, listen. Buntong hininga ni Zian. The thing is, sasabihin ko naman sa iyo pero hindi ko alam kung kailan. Balak mo bang sabihin kapag mismong araw na? Sarcastikong tanong ni Feng at saka tumayo. Mauna na ho ako. Gagawa pa kami ng kakaninang kapatid ko. Feng, pagtawag ni Zian sa dalaga. Feng! Mabilis na hinabol ng lalaki ang babaeng napakabilis maglakad. Feng! Pagtawag muli ni Zian. Magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo? Naluluhang tanong ni Feng. Kung hindi pa sinabi ni Lola Conchi, hindi ko malalaman. Kailan ang alis mo? In the next few weeks. Sagot ni Zian at saka hinawakan ang dalawang kamay ng dalaga. Wala namang magubago, hindi ba? Zian, paano kita mapagkakatiwalaan kung simpleng pag-alis mo na hindi mo nga masabi sa akin? Tugon ni Feng. Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Feng, mahal na mahal kita. Bulong ni Zian at saka hinawakan ang dalawang braso ng babae. Hindi ko lang talaga alam kung paano i-open sa iyo yung topic dahil alam ko hindi ka matutuwa. Ngayon, anong balak mo? Tanong ni Feng.
Gusto mo bang dito na lang ako mag-aral? Tanong ni Zian. Si Raulo ka ba? Siyempre hindi. Para sa career mo iyan, susuportahan naman kita eh. Sagot ni Feng at saka ngumiti. Ang akin lang, ayokong mag-limp ka sa akin. Sorry. Bulong ni Zian at saka niyakap ang nobya. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong buong makakaya ko para i-update ka sa lahat ng mangyayari sa buhay ko. Promise, hindi-hindi na ako maglilihim sa'yo. Nung mga oras na iyon, hindi mapigilan ni Feng ang matawa sa sarili. Ayaw niyang pinaglilihiman siya, ngunit siya rin naman itong naglilihim. Gusto mong padalan kita ng libro kapag nandun ako? Tanong ni Zian habang sinusuklayan ang buhok ng kanyang nobya. Maraming magagandang libro doon, paniguradong pagugustuhan mo ang mga iyon. Okay na ako sa mga ipinapahiram mong libro, sagot ni Feng habang nakatitig na rin sa hawak niyang libro. Alam mo, gusto ko rin magkaroon ng library sa loob ng bahay ko. Kasi alam mo, simula na magbasa na ako ng libro, kahit papaano nare-relax ako. O sige, inunote ko iyan kapag nagkaroon na tayo ng malaking bahay in the future. Tugon ni Zian, tumingila si Feng at nakita niyang nakangiting mukha ng kanyang nobyo. Inilapat ng lalaki ang kanyang labi sa noon ng nobya at saka hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Aminado si Feng na mahal niyang binata, pero aminin man niya o hindi, ay hindi parte si Zian ang future na gusto niyang makamit. I love you. Buong pusong bulong ni Zian. Love you. Bulong pabalik ni Feng. Hindi mawari ni Zian kung bakit parang ibang paraan ang pagsabi ng dalaga noong mga oras na iyon. Para bang hindi yun galing sa kanyang puso. Gayon pa man, ay pinagpasawalang bahala na lamang iyon ng lalaki at saka pinagbasdan ang napakagandang mukha ng kanyang nobya. Lumipas ang ilang linggo at tuluyan hanggang nag-ibang bansa ang binata. Pansin ni Conchi kung gaano kalungkot ang dalaga, dahilan para makaramdam din siya ng panlulumo para rito. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Conchi sabay hawak sa braso ng dalaga. Alam mo, sa una ka lang naman mangungulila. Mabilis lang naman lumipas ang panahon at saka, ano pang saysay ng mga social media sites kung hindi nyo naman gagamitin, hindi ba? Pero ho, iba pa rin po kasi kapag nandito siya. Buntong hininga ni Feng. Teka nga po, alam niyo po bang kami ni Zian? Anong akala mo sa akin? Pinanganak kahapon? Tanong ni Conchi. Halata naman sa mga kilos niyo eh. Kaya hindi na rin ako nagtaka. Ganun po ba? Natatawang sambit ni Feng. Boto po ba kayo sa akin? Ang masasabi ko lang, eh bakit naman hindi? Sagot ni Conchi at saka hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga. Masaya ako at nandito ka. Kasama namin ni Zian. Salamat din po. Bulong ni Feng at saka ngumiti ng pagkalawak-lawak. Matapos ang 5 taon, ay tuluyan hanggang nakabalik ng Pilipinas si Zian. Wala pa rin itong pinagbago at mukha pa rin itong bata. Nung makalapag ito sa airport, ay isang tao lang ang kanyang hinahanap. La, nasan si Feng? Tanong Zian sa kanyang lola. Nandun sa store nila. Sagot ni Conchi at saka napakunot ang noo. Hindi mo ba siya nakonta kanina? Grabe, nakakatampo naman. Kami yung nandito pero iba yung hinahanap mo. Nakangusong wika ng ina ni Zian, dahilan para matawa na lamang ang binata at saka mapailing. I'm sorry ma. Bulong ni Zian at saka niyakap ng pagkahigpit-higpit ang babae. Saan niyo po gustong kumain? Habang abala sa pagpili ng kakainin ng mga kamag-anak ni Zian, ay kanina patingin ang tingin ang binata sa kanyang cellphone. Kanina pa niya sinisenda ng message ang dalaga, pero hindi man lang nito binabasa. Why are you messing with my mind? Bulong ni Zian sabay patay ng kanyang cellphone. Ngayon na nga lang ako uuwi, hindi ka pa makontak. Abala lang yun sa business nila anak, huwag kang mag-alala. Bulong ni Conchi sabay tapik sa balikat ng binata. Minsan na nga lang ako umuwi, hindi pa siya makapaglaan ng oras. Takakunot noong wika ni Zian, sabay inom ng iced tea. Well anak, dapat mong malaman na hindi lang sa iyo umiikot ang mundo ni Feng. Sabat pa ng ina ni Zian. Marami rin siyang ginagawa kung meron man dapat makaintindi sa kanya. Wala nang iba yun kung hindi ikaw. Binilisan na lamang ni Zian ng pagkain upang makabisita siya sa shop ng kanyang nobya. 5 taon na rin ang lumipas nung lumago ang business nila Feng na kakanin. Dumami na ang kanilang empleyado
dahilan para lalo pang maging abala si Frank sa pagmamanage ng kanilang produkto. Nung buksan ni Zian ang sliding door ng shop nila Feng, ay tumambad sa kanyang harapan ang kanyang nobya na nakipag-uusap sa isang lalaking may mapupungay na mata. Grabe ito kung makatitig kay Feng, dahilan para mag-init ang konti ang ulo ni Zian. Hi babe. Pagbati ni Zian, nung mapatingin si Feng sa kanyang dako, ay nanlaki ang mga mata nito. Mabilis siya nitong niyakap, dahilan para tumingin si Zian sa lalaki na parabang ng aasar. I'm sorry hindi ako nakasama sa pagsundo sa'yo. Kinailangan ko kasing makipag-usap kay Mr. Lee. Balak niya kasing mag-invest sa business namin. Nakangising sambit ni Feng. Mr. Lee? Si Zian po, boyfriend ko. Kitang-kita ni Zian kung paano mag-ibang ekspresyon ng lalaki nung malamang nobya niya si Feng. Oh, I see. You are a lucky guy. Sambit ni Mr. Lee at saka inilahad ang kanyang kamay. Nakipag-shake hands si Zian sa lalaki habang tumatango. Yes, I am. Sagot ni Zian at saka tumingin sa paligid. I assume you're a talented and smart guy too. Since napakagaling ni Feng sa larangan ng business. Sagot ni Mr. Lee at saka napatingin sa dalaga. I have to go, Feng. See you later. Paalam ng lalaki bago magsimulang maglakad palayo. Nung tuluyan nang makaalis ang lalaki, ay agad sinamaan ang tingin ni Zian ng nobya. Sino yun? Bakit kung parang makaasta siya? Napakagaling niya. Sinabi ko na nga sa'yo, si Mr. Lee. Isa siya sa magiging important investor ko, no? Wika ni Feng at saka kinuang isang kakanin. Welcome back. O heto, alam kong na-miss mo yung mga kakanin na ginagawa namin. Bakit sabi niya see you later? Tanong ni Zian. Tapatin mo nga ako. May gusto ba sa'yo yun? Ano ka ba naman, Zian? Sinasabi niya lang na see you later pero hindi naman talaga niya balak makipagkita sa akin mamaya. Kung meron mang mas nakakaalam ng meeting ng mga ganong salita, ikaw dapat yung since. Nanggaling ka sa ibang bansa, hindi ba? May halong inis na sagot ni Feng. 5 years na tayo. Pero kung makaasta ka, parang wala ka pa rin tiwala sa akin. Natigilan ng binata dahil sa sinabi ng dalaga. Kaya naisipan na lamang niyang kumagat sa kakanina, binigay ng dalaga. Sorry. Bulong ni Zian. Hindi napigilan ng dalagang matawa at yakapin ng mahigpit ang kanyang nobyo. Hay nako, napakasalosa talaga nitong baby boy ko. Bulong ni Feng at siyang ginulo ang buhok ng binata. Tulog ka sa amin? Pag-aalok ni Zian at siyang ngumiti ng nakakaloko. Alam ni Feng kung anong nais ng kanyang nobyo. Dahilan para matawa rin siya. Ngayon lamang sila magkakatabi sa isang kama. Dahilan para kabahan at ma-excite ang dalaga. Sige. Bulong ni Feng at saka hinalikan sa pisngi ang kanyang nobyo. Feng, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Mina sa kapatid na kasalukuyang iniisa-isa ang mga hawak niyang papel. Anong oras na? Ba't gising ka pa? Balak ko nang kunin yung lupang sinanla natin kay Mang Noel. Sagot ni Feng sa kanyang kapatid. Alam kong importante para kay Zian yung lupang iyon. Kaya kailangan ko nang mabayon hanggat maaga pa. Sigurado ka? Tanong ni Mina. Hindi naman niya hinahanap, hindi ba? Pero kasi, isenso mga memories niya sa papa niya. Buntong hininga ni Feng at saka isinilid sa isang kulay brown na envelope ang mga pera. At saka bago mamatay si Ate Cara, sinabi niya kahit anong mangyari, dapat kunin ko ulit yung lupa. Sinabi ni Cara iyon? Gulat na tanong ni Mina at saka tinabihan ng kapatid. Hay nako, nakakalungkot lang isipin na kinailangan nating magpaalam sa kanya. Miss ko na yung babaeng iyon. Bisita tayo mamaya sa puntod niya? Pagyayaya ni Feng. Walang pag-aalinlangang tumango ang kanyang kapatid at saka nagtungo sa kanyang cabinet. Pipili na ako ng damit. Wika ni Mina at saka kumuha ng hanger. Tinitigan lamang ni Feng ang kapatid habang pumipili ito ng susuotin niyang damit. Bibisitahin namin ang puntod ng kapatid ko. Sama ka? Tanong ni Feng sa kanyang nobyo habang pinaplansya ang kanyang damit. Sa susunod na lang. Sagot ni Sian habang nakatingin sa ibang hilera ng masingsing. Busy pa ako eh. Ganun ba? Tugon ni Feng sa kabilang linya. Okay, kain na lang tayo sa labas mamaya. See you later. See you later. Paalam ni Zian at saka isinilid sa bulsa ang kanyang cellphone. Sir, baka may magustuhan po kayo dito na design. Sambit ang babaeng kaharap ni Zian at saka ngumiti.
habang pinagmamasdan ng lalaki ang isang set ng masingsing. Eh wala siyang ideya kung alin dito ang kanyang dapat piliin. Balak niya nang mag-propose sa kanyang nobya. Ngunit wala siyang ideya kung alin ba rito ang singsing na maaring magustuhan ng dalaga. Alam niyang kahit anong ibigay niya sa nobya, ay paniguradong magugustuhan niya ito. Ngunit dahil siya nga mag-propose, nais siyang maging special ito. Feng, bulong ni Mina habang nakatingin sa puntod ng kanilang kapatid. Gusto kong lumipat na tayo. Bakit naman? Tanong ni Feng. Okay naman tayo rito ah. Pero ayoko nang makasama si Papa sa bahay. Bulong ni Mina at saka kinuha ang kanyang cellphone. Kinuha niya yung perang gagamitin mo dapat sa lupag balak mong kunin uli. Ha? Teka, sinasabi mo bang ninakaw ni Papa yung pera? Pinigilan mo ba siya? Tanong ni Feng. Para saan daw? Tinutukan niya ako ng kutsilyo. Bulong ni Mina. Kapag sinabi ko raw sa'yo, papatayin niya ako. Gusto na lang niya palabasin na nilooban tayo. Hindi magandang biro yan, Ate Mina. Saan niya babalak gamitin yung pera? Hindi makapaniwala si Feng sa kanyang mga naririnig. Napakapin na lamang siya sa kanyang noo habang umiiling. Sana nga hindi totoo ang lahat ng sinasabi ko. Dahil hindi ko rin naman gustong mangyari ang lahat ng iyon. Bulong ni Mina at saka huminga. Hindi rin ako makapaniwala sa nangyayari, Feng. Parang panaginip ang lahat noong nangyari ang mga bagay na iyon. Hindi ko akalain kayang gawin ni Papa ang sinasabi mo. Sagot ni Feng. Pero gayon pa man, pinagkakatiwalaan kita, Ate. Saan tayo pansamantalang makikituloy? Sa kapatid ni Mama. Matipid na sagot ni Mina. Pwede tayong magsimula ulit doon. Iwan na natin ang business natin dito? Tanong ni Feng. Sigurado ka ba dyan, Ate Mina? Ibenta na lang natin kay Mr. Lee. Sambit ni Mina. At saka binuksan ang kanyang cellphone. Okay ba doon? Ite-text ko muna si Mr. Lee. Magtayo na lang tayo ng bagong business malayo rito. Alam ba ni Mamang tungkol dito? Tanong ni Feng. Oo, Ate. Kahit pati na rin siya. Pinagdakaw ni Papa. Noong una, akala namin isa sa mga empleyado natin ang tagnanakaw. Iyon pala si Papa. Buntong hininga ni Mina. At saka ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng kapatid. Ayokong mag-conclude. Pero nakita ko si Papa na pumasok sa isang pasugalan noong nakaraan. Siguro, doon niya ginagamit yung mga pera natin. Kakausapin ko si Papa. Bulong ni Feng. At saka kinuha ang kanyang cellphone. Feng, huwag. Pagpigil ni Mina sa kapatid. Paano kung si Mama yung mapagbuntungan niya ng galit? Baka may mangyari pang masama. Paano kung makasiguradong totoo ang sinasabi mo? Tanong ni Feng sa kapatid. Paano kung sa mabuting dahilan niya pala nilalaan yung pera? Pero nagnanakaw pa rin siya, Feng. Pagdidiin ni Mina. O sige, kung gusto mong kausapin si Papa, tara, umuwi tayo. Bagamat pinagkakatiwalaan ni Feng ang kanyang ate, ay hindi niya mapigilan ng magdalawang isip marahil ayaw niyang matanggap na nag-iba na ang kanyang ama. Habang naglalakad pa uwi ang magkapatid, ay hindi nila inakala na makakakita sila ng isang familiar na lalaking naglalakad. Balak sana nilang tawagan ito, pero agad na hinawakan ni Minang braso ni Feng nung makitang pumasok ito sa isang kasino. Nagkatinginan ang magkapatid dahilan para mapakagat labi si Feng. 5, 6, 7, 8. Bagamat halatang pagod ng binata sa pagsasayaw, ay pinag-iigihan niya pa rin ang pag-iinsayo. Balak niyang mag-propose sa kanyang girlfriend sa parang ingrande at pinagplanuhan. Sure going great, Zian. Masayang wika ng isa sa mga kapatid ni Zian. Not gonna lie, hindi ko in-expect na mag-propose ka sa ganitong paraan. I actually doubt it na at time will come at magpapakasal ka. Natawa na lamang si Zian sa winika ng kanyang kapatid at saka kumuha ng bottled water. Kahit ako rin naman, I never thought na gagawin ko ito. Sambit ni Zian at saka humiga sa sahi. Thank you. At umuwi ka para sa akin. Walang problema doon. I always got your back. Sambit ng kanyang kapatid at saka humiga rin sa sahi. Miss ko na rin yung minudo ni Lola Conchi. Tamang-tama. Sa pagkakaalam ko ay nagluto si Lola ng minudo. Wika ni Zian at saka pinikit ang kanyang mga mata. Tapos after lunch, dan tayo sa libingan ni Papa. Great idea.
sagot ng kanyang kapatid. Please, okay lang ba kung magpahinga muna tayo ngayon? Ang sakit ng likod ko, to be honest. Tumatanda ka na talaga. Umiiling ang sambit ni Zian, dahilan para hampasin ng kapatid ang kanyang dibdib. Anyways, promise me na magiging mabuti at matinukang ama sa magiging anak mo. Bulong ng kapatid ni Zian. Lumaki tayong ulila sa ama at alam natin kung gaano kahirap iyon. Bulong ni Zian at saka pinikit muli ang kanyang mga mata. Ilang araw ang lumipas ay napagdesisyon na ni Mina at Feng at ng kanilang ina na si Gina na lumisan na sa kanilang tahanan. Ito ay matapos nung kusang umamin ang kanilang ama na si Ador na nagdanakaw siya ng pera at ginagamit niya ito sa sugal nung pagkakataong iyon. Ay nalinawan na ng tuluyan si Feng sa sitwasyong meron sila. Ito ang dahilan kung bakit pinili niya munang huwag magpakita sa kanyang nobyo. Patuloy pa rin sila sa pag-uusap via text. Pero hindi na sila kumakain sa labas katulad ng dati. Walang ideya ang kanyang nobyo na ibinenta na pala nila ang kanilang business patungkol sa kakanin kay Mr. Lee. Dahilan para makaramdam ng kabaang babae sa maaring sabihin ng kanyang nobyo. Mahalaga para kay Zian yung lupa. Madalas itanong sa akin ni Zian kung kamusta na yung lupain. Minsan pa nga, gusto niyang puntahan namin yung lupa dahil iyon na nga ang mga bagay na nagpapaalala sa kanya sa papa niya. Paano natin makukuha yung lupa kung kinuha ni papa yung pera? Tanong ni Feng sa kanyang kapatid. Mag-iipon na naman tayo. Paniguradong lalaki pa lalong babayarin natin habang nagtatagal. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, Feng. Bulong ni Mina. Kaya natin ito, okay? Aminado si Feng. Namihirapan sila sa pagsisimula muli. Pero alam niya sa kanyang puso't isipan, nakakayanin niya ito dahil kasama niya ang kanyang ina at kapatid. Isang araw, ay napagdesisyon na ni Zian na bumisita sa shop nila Feng. Ngunit laking gulat niya noong mapansing, wala rito ang magkapatid. Hello, anong may tutulong ko sa iyo? Tanong ng lalaki at saka ngumiti. Mabilis na napakunot ang noo ni Zian dahil kilala niya ang lalaking ito. Ikaw si Mr. Lee, di ba? Tanong ni Zian sabay turo sa lalaking may hawak na folder. Nasaan si Feng? I am sorry. Bakit mo hinahanap sa akin si Feng? Hindi pa kami nagkakausap ngayong araw. Sagot ng binata sabay kuha ng kayang ballpen. Akala ko kasi nandito siya. Bakit nga pala nandito ka? May meeting ba kayo ni Feng? Kitang kita sa mukha ni Mr. Lee kung paano ito magulan sa sinasambit ng kaharap na lalaki. Nandito ako dahil ako nang may-ari ng shop na ito. Nakangisingwi ka ni Mr. Lee. Hindi ka ba na-inform ng nobya mo? Hindi. Bulong ni Zian. Sige, muna na ako. Noong makalabas si Zian ng shop, ay agad siyang nagtungo sa bahay ni na Feng. Doon, ay nadatan niyang nakahawak sa noong dalaga habang nakatingin sa isang papel. Feng? Pagtawag ni Zian. Noong mapatingin sa kanyang dalaga, ay nakasimangot ito. Hindi ito katulad ng kanyang nakasanayan na laging nakangiti. Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi na pala sa iyo yung shop? Wika ni Zian habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. Anong nangyari? Okay lang ba kung huwag muna natin pag-usapan na iyon? Tanong ni Feng at saka isinandal ang kanyang ulo sa lamesa. Si Papa, pinarehab na namin. Na-addict na siya sa alak at pagsusugal. I'm sorry to hear that. Bulong ni Zian at saka hinawakan ang kamay ng nobya. Let's go out. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Feng. Buti naman at okay pa rin itong bisikleta mo. Bulong ni Feng. Sabay sakay sa likuran ng party ng bisikleta. Ang tagal na rin noong huling sakay natin dito. Kaya nga eh. Sambit ni Zian at saka nagsimulang paandarin ang bisikleta. Feng, nakikita mo ba ang sarili mo na kasama ako pagdating ng panahon? Natigilan si Feng noong sambitin ito ng kanyang nobyo. Hindi niya alam po anong dapat niyang isagot. Kaya pinili na lamang niyang yakapin ito ng pagkahigpit-higpit. Nakaramdam ng takot si Zian noong walang sambitin ang kanyang nobya. Dapat ba siyang maging masaya dahil hindi humindi si Feng sa tanong? O maging malungkot dahil wala sa pagpipilian ng kanyang sinagot? Isinandal ni Feng ang kanyang ulo sa likod ng kanyang nobyo at saka napabuntong hininga. Hindi niya alam kung anong mangyayari pagkatapos ng tagpong ito. Pero niyakap na lamang niya ito para bang mawawala na ito sa kanya.
Oh, bili tayo ng ice cream? Tanong ni Zian. At saka pinarada ang kanyang bisikleta. Anong flavor gusto mo? Dito na lang ako. Sagot ni Feng at saka umupo sa isang bakal. Vanilla sa akin. Acknowledge. Sambit ni Zian. At saka nagsimulang magkakad patungo sa isang ice cream stall. Nung bigla may tumunog mula sa bisikleta, ay agad na kinuha ni Feng ang bag at saka kinuha ang cellphone dito. Hindi niya nais mabasang lumilitaw na mensahe rito. Pero bigla itong lumabas, kay labis na nabigla ang dalaga. From Sarah. Kailan ka babalik dito? I miss you so much, baby. Pagbasa ni Feng. I want to spend my night with you every day. Ramdam ni Feng ang unti-unting panginig ng kanyang kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit agad siyang tumayo upang ilagay ang cellphone ng nobyo sa bag. Sorry, napaghintay ba kita? Tanong ni Zia nung makarating na siya sa kinararoonan ng babae. Bumili din kasi ako ng fries at saka napakahaba ng pila. Nagbigay lamang ng isang malawak ng ngiti ang dalaga at saka kinuha ng ice cream na hawak ng lalaki. Tumabi si Zian sa kanya at saka inilahad ang carton na may laman ng french fries. Paborito ko yung sour cream and onion nila. Sambit ng lalaki. Dito kami madlas tumambay nila. Hindi natapos sa pagsasalita ang binata dahil mayroong tumunog mula sa bag niya. Sandali lang ah. Sambit ni Zian, sabay lapag ng french fries. Pinagmasdan ni Feng ang lalaki habang pumipindot ang cellphone. Ito ay upang makita niya kung anong magiging reaction nito. Hindi nakala ni Feng na mapapangiti ang lalaki nung buksan niya ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong iyon, eh hindi naiwasan ni Feng ang mapalunok at mapatingin sa lupa. Look oh, bulong ni Zian sabay pakita ng litrato nilang dalawa ng kasintahan. Ang cute pa natin dito, grabe. Ilang taon na rin ang nakalipas. Kailan ka ba babalik ng ibang bansa? Tanong ni Feng bago kumain ng ice cream. Next month or maybe next year. Buntong hininga ni Zian. Malalaman mo bukas. Walang ipinakitang reaksyon ng dalaga. Ilang araw niyang pinag-isipan ang desisyong pinag-usapan nila ng kanyang kapatid. At dahil sa kanyang nakita, ay buo ng kanyang desisyon. Salamat sa ice cream. Sambit ni Feng at saka ngumiti. Mabilis na hinalikan ni Zian ang noon ng dalaga at saka isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Habang dinatupin ni Mina ang kanyang madamit, ay laking gulat niya nang biglang may bumukas ng pinto. Ate, bulong ni Feng, sasama ako sa iyo. Sigurado ka ba dyan, Feng? Tanong ni Mina. Okay lang ba sa iyo na iwan si Zian? Pupunta rin naman siya sa ibang bansa. Buntong hininga ni Feng. At saka may kinikita na rin naman siya roon. Ha? Paano mo nasabi? Tanong ni Mina. At saka naglabas ng isa pang maleta. Sigurado ka ba dyan? Oo, hindi naman ako basta-basta gumagawa ng desisyon. Kung hindi sigurado. Wika pa ni Feng. O siya, pagandaan ko na yung pag-alis natin. Kinakabahan ka ba? Tanong ng kapatid ni Zian. Habang sinisintas ang kanyang sapatos. Sino bang hindi? Tanong ni Zian habang tumatalon. Hindi ko talaga akalain na darating ang araw na ito. Tingin mo ba, sasagutin ka niya? Tanong ang kanyang kapatid habang sinisimulan ang pag-warm up. Anong klaseng tanong iyan, kuya? Parang wala ka namang tiwala sa pagmamahalang meron kami. Umiiling na sagot ni Zian. Siyempre, oo. Ayoko maging permissist. Pero isipin mo pa rin ang mga bagay na maaring mangyari. Buntong hininga ng kapatid ni Zian. Huwag puro positive, okay? I know, Feng. We both love each other, okay? Sambit ni Zian sabay talon. Kompleto na ba tayo? Mag-headcount kami, wait lang. Paalam ng kapatid ni Zian at saka nagtungo na sa grupo ng mga lalaki. Kompleto na ba yung magamit mo? Tanong ni Mina sabay sarado ng kanilang kotse. Baka may makalimutan ka. Wala na. Sagot ni Feng at saka isinarado ang likurang bahagi ng kanilang kotse. Nagpakita ng isang matamis na ngiti ang babae. At saka nagtungo sa loob ng kanilang kotse upang umupo na sa tabi ng kanyang ina. Nakapagpaalam ko na ba kay Zian? Tanong ni Gina, ang ina ni Feng. Hindi na po kailangan. Sambit ni Feng. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin sumasagot si Feng sa mga mensahe at tawag ni Zian. Sa pagkakataong ito, ay nakaramdam siya ng takot. Tuloy ba tayo ngayon? Tanong ng kapatid ni Zian at saka ipinatong ang kanyang baba sa palad niya. Anong oras na oh? Hindi pa tayo kumakain. Sigurado ka bang sisiputin ka ni Feng?
At saka sino ba yung si Sarah? At bakit panay ang pag-pop up niya sa notifications mo? Ganto na lang. Bumili muna tayo ng makakain at pupunta muna ako kina Feng. Ito-text kita pag alis na kami. Sambit ni Zian tsaka inilagay sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone. At si Sarah, naka one night stand ko lang siya noon. At hanggang ngayon ay kinukulit niya pa rin ako. Teka, ano? Naka one night stand mo si Sarah? Kaya na ba ni Feng noong mga panahong iyon? Tanong pa ng kapatid ni Zian. Matagal na iyon, okay? Paglilinaw ni Zian. Kaya nung nakarang siglo pa iyan, mali pa rin iyon, pre. Alam ba ni Feng ang patungkol dyan? Tanong pa ng kapatid ni Zian. Kuya, bakit mo pa ibibring up si Sarah yung matagal na iyon? At saka one night stand lang naman iyon. Wala akong nakukuhang emotional connection sa kanya. Ikaw, marahil wala. E paano siya? Buntong hininga ng kapatid ni Zian. Kuya, bakit hindi ka nalang maging supportive sa kapatid mo? Galit na tugon ni Zian. Zian, alam kong pakiramdam ng mapaglihiman at maloko. Kaya ayoko mangyari sa iba yung Zian. Kung baliwala lang sa iyo si Sarah, pakiusapan mo siya na huwag ka nang guluhin dahil magpo-propose ka na. Bakit mo ba ako pinapakialaman, kuya? Mataas ng boses ni Zian sa mga pagkakatong ito. Hindi mo mabitawan si Sarah dahil natatakot ka? Na baka hindi kayo mag-click ni Feng bilang mag-asawa? Tanong ng kapatid ni Zian. Ano yun? May option ka? Mag-isip ka nga. Kung mahal mo talaga si Feng, ititigil mo ng pakipag-usap kay Sarah. Oras na malaman kung sinabi mo kay Feng ang tungkol sa amin ni Sarah. Humanda ka sa akin. Pagbabanta ni Zian at saka nagsimulang maglakad palayo. Nagtungo na siya sa tahanan ng kanyang nobya. Ngunit ni Anino ay wala siyang nakita. Excuse me, ikaw ba si Zian? Noong mapalingon si Zian ay nakakita siya ng isang matanda na may salamin. Mabilis na tumangaw ang lalaki at saka ngumiti. Gusto ko pa sanang malaman kung nasan yung nakatira dito, si Feng. Tanong ni Zian. Kanina pa po ako kumakatok pero walang nagbubukas eh. Ay hala, umalis na sila kanina. Agad na nalaki ang mga mata ni Zian nung sabihin nito ng matanda. Ang sabi lang ni Feng sa akin ay, huwag mo na raw siyang hanapin. Bakit daw po? Tanong ni Zian at saka mabilis na nilabas ng kanyang cellphone. Agad yung tinawagan ng babae, ngunit hindi na ito nagre-ring. Walang nasabing dahilan eh. Malungkot na tugon ng matanda at saka nagsimula na sa pagwawalis ng matuyong dahon. Ang sabi lang sa akin, kapag dumating daw ang isang lalaking Zian ang pangalan, sabihin ko raw na huwag ka nang magpakita at huwag na raw silang hanapin. Pero magpo-propose po dapat ako sa kanya. Nanghinang bulong ni Zian. Hindi na po ba sila babalik? Hindi ko rin masasagot dahil wala naman akong ideya kung kailan sila babalik. Sagot ng matanda at saka inilagay sa dustpan ng matuyong dahon. O siya iho, kapag may kailangan ka, katukin mo lang ako. Nagpakita ng isang matamis na ngiti ang lalaki at saka napagdesisyon ng umupo sa hagdanan. Naghintay siya ron ng ilang oras ngunit walang dumating na kahit sino. Noong mga pagkakataong iyon ay hindi naiwasan ni Zian ang humagulhol. Pakiramdam niya ay tinalikuran niya siya ng mundo dahilan para ilang beses niyang ipajak ang kanyang mga paa sa galit. Patuloy pa rin siya sa pagtawag sa dalaga pero wala pa rin itong isinasagot. Habang naglalakad pa uwi ay naisipan niyang bumili ng beer. Kaya nung makarating siya sa kanilang bahay ay agad niya itong binuksan at ininom. Zian, bakit hindi mo lang kami in-inform na hindi pala tuloy? Galit na tanong ng kanyang kapatid. Inisip mo malang ba ang mararamdaman ng mga dancers na hinayar natin? Gutom na sila. At inip na, pero hindi mo malang sinabi na hindi. Iniwan na ako ni Feng. Bulong ni Zian at saka tumunga sa boteng hawak. Iniwan niya na ako. Ha? Anong nangyari? Tanong ng kanyang kapatid. Saan daw nagpunta? Sigurado ka bang hindi mo kakagagawan? Tanong ni Zian sabay punas ang kanyang mga mata. Wala ka ba talagang kasalanan? Bakit biglang umalis si Feng? Magbabalak pa lang sana ako. Pero dahil sinabi mo, napaisip ako kung sinong salarin. Buntong hininga ng kanyang kapatid. I don't want to say na deserve mo yan. But treat this as a lesson. Walang sinagot ang binata at saka ipinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Nagkulong sa kwarto ang binata. Umabot ito ng ilang araw dahilan para makaramdam ng pag-aalala ang kanyang kapatid. Isang araw, inisipan lamang ng kapatid ni Zian na buksan ang pinto ng kwarto ng kapatid
Tumambad sa kanyang harapan ang nilalanggam ng mga pakete ng chichirya at mga biskit. Nagkalat din ang walang laman ng mga soft drinks, mga maduduming damit at mga pudpud ng biskit. Digilan para labis na mag-alala ang kapatid ni Zian. Zian, bulong ng kanyang kapatid. Do you want to go to States? Walang sinagot na kahit sino si Zian, bagkus, ay pinagpatuloy lamang nitong paglalaro ng kanyang PSP. Gusto mo bang mag-aral ulit? Tanong pa ng kanyang kapatid. Why don't you enter law school? Ibinaba ni Zian ang kanyang hawak na PSP at saka tinitigan ng kapatid. I know someone na papasok din ng law school. Why don't you join him? Dagdag pa ng kapatid ni Zian. And besides, okay na rin yun para magkaroon na kayo ng closure ni Sarah. I-end mo na. Fine, kuya. Maikling sagot ni Zian. I'll go with you. Good morning, Zian. Pagbati ni Sarah sa lalaking kasalukuyang umiinom ng kape. It's been a while. Stop contacting me. Wait ni Zian. I can't give what you want. But I can give you what you want. Sagot ni Sarah. Okay lang sa akin kung gamitin mo lang ako. O kung tawagan mo lang ako kapag wala kang magawa. Sarah, she deserve better. Tugon ni Zian. But I like you so much, Zian. Sagot ni Sarah. Kahit anong pagtaboy na gawin mo sa akin, ikaw at ikaw lang gugustuhin ko makasama habang buhay. Hindi naiwasan ni Zian ang matawa habang pinapakinggan ang sinasabi ng kaharap niyang babae. Are you out of your mind? Tanong ni Zian. Sarah, I will never ever able to give back your efforts. I'm not asking for something in return. Naluluwang sambit ni Sarah. I just want you to let me be part of your life. Sarah, please don't waste your time. Bulo ni Zian. I am already in love with someone else. Kitang-kita sa mukha ni Sarah na nasaktan nito sa sinabi ng binata. Dahan-dahan itong napatango at napabuntong hininga. I see. In that case, hindi na kita guguluhin pa. Bulong ng dalaga. Still, I'm glad that I met you. Thank you. Paalam ni Sarah at saka nagsimula ng maglakad palayo. Tinitigan lamang ni Zian ang dalaga hanggang sa mula na ito sa kanyang paningin. Nantala ang kanyang pagmumuni-muni nung biglang magring ang kanyang cellphone. Zian, nasan ka? Kanina ka pa hinihintay ni Carlo. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Zian at saka nagtatakbo patungo sa park na kanilang pupuntahan. Papunta na ako, sagot ni Zian. Buti naman at naisipan mong bumisita rito. Kamusta ang nanay mo? Tanong ng dating kabitbahay ni Feng. Kasalukuyan siya nakasakay sa isang lumang tricycle. 6 na taon na rin ang lumipas simula nung lisanin nilang lugar na kayang kinalakihan. Kaya hindi rin maitatanggi kung bakit nakaramdam ng saya at lungkot ang babae. Gaya na nakabalik niya siyang muli. Maayos naman ho, sagot ni Feng sa lalaking kasalukuyang nagdadrive ng tricycle. Nandito po ba si Mang Noel? Ayos lang po ba kung dalhin niyo po ako sa kanya? Ay naku Feng, 3 taon na rin ang lumipas simula nung umalis si Mang Noel sa lugar niya ito. Nagpunta na siya sa Amerika kasama ang kanyang 2 anak. Labis na nanlumo si Feng sa isinagot ng dati nilang kapitbahay. Pero kung gusto mo, ihatid na lang kita sa bahay ng 3rd niyang anak. Abogado na iyon ngayon. Hingin mo na lang yung contact number ni Noel sa kanya. Sige po, salamat po. Tugon ni Feng at saka ipinagpatuloy ang pagtitig sa mga nadadaanan nilang palayan. Hindi nakala ni Feng na darating ang araw na makakabalik siya sa lugar niya ito bilang isang matagumpay na businesswoman. Bagamat hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hindi yun naging hadlang sa kanya upang magtayo ng business. Nagbebenta sila ng kanilang sariling gawa ng mga tinapay at sa awa ng Diyos ay pumatok ito sa kanilang lugar. Nung tumigil ng tricycle sa isang napakalawak na bahay, ay agad siyang napakunot noo. Ang laki naman po ng bahay, mag-isa lang po ba yung anak ni Mang Noel dito? Tanong ni Feng bago magbayad ng kanyang pamasahe. May pamilya na po ba iyon? Naku hindi, binata pa iyon. Balita ko birthday niya ngayon. Baka marami atang bisita. Kaya mag-doorbell ka na lang muna. Sambit ang kanyang dating kapitbahay. O siya, muna na ako. Ihatid ko pang misis ko sa palengke. Nung lumabas si Feng, ay agad siyang kumaway sa dating kapitbahay habang pinagmamasdan itong mawala sa kanyang paningin. Pipindot na sana siya sa doorbell. Ngunit laking gulat niya nung magbukas ang isang kulay asul na gate. Sino pong hanap nila? Tanong ng lalaki may suot na party hat. Yung anak po ni Mang Noel, sagot ni Feng. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at saka napakunot noo.
Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ng lalaki. Happy birthday. Pasensya na kung ngayon pa akong pumunta. Panimula ni Feng at saka naglabas ng isang malaking plastic. Heto, kunin mo na. Hindi ko kasi alam na wala na pala si Mang Noel dito. Kung alam ko lang, hindi na ako pupunta rito. Carlo ang pangalan ko. Teka, ano bang sadya mo kay Papa? Tanong ni Carlo habang pinagmamasa ng plastic na binigay sa kanya ng babae. Wait. Kuhanan lang kita ng pagkain. Allergic ka ba sa hipon? Pasensya ka na at napakakalat ng kwarto ko. Hindi kita mapaupo sa labas dahil hindi tayo magkakarinigan sa lakas ng tugtugan. Hindi. Okay lang. Kahit huwag mo na akong bigyan ng pagkain. Pagtanggi ni Feng at saka napangiti. Okay lang. Huwag kang mag-alala. Sambit ni Carlo. Wala namang problema doon. Mukhang hindi rin naman namin maubos lahat ng handa. Sige, salamat. Wika ni Feng at saka humawak sa kanyang palda. Familiar sa kanyang hitsura ng lalaki dahil madalas niya itong makita noong bata pa lamang sila. Ngunit hindi sila nagkakaroon ng tsansa na kilalanin pang isa't isa. Dahil lagi niyang nakikitang abala sa pag-aaral ang lalaki. Habang pinagmamasdan ni Feng ang kwarto ng binata, ay kitang-kita niyang napakaraming picture frame na nakapatong sa kanyang kulay asul na cabinet. Malinis at maayos ang kwarto ng binata. Kaya hindi niya mawari kung bakit sinabi ng lalaki na makalat ang kwarto nito. Carl. Mabilis na napatingin si Feng sa pinto. Dahilan para mabigla siya nung may isang lalaking sumilip. Teka, bakit ka nandito? Bakit ka rin nandito? Tanong pabalik ni Feng. Dilberti ng isa sa mga kaibigan ko na si Carlo. Nasaan siya? Tanong naman ng lalaki. At saka bakit ka nandito sa kwarto niya? Bakit ba kailangan ko magpaliwanag sa'yo? May halong inis na tanong ni Feng. Hindi naman ikaw ang sadya ko rito. Oh, magkakilala kayo? Tanong ng lalaking kakapasok lang. Kumain ka na ba, Zian? Kilala mo bang babaeng ito? Tanong ni Zian, sabay turo sa babaeng nakaupo. Kakilala niya yung papa ko. Sagot ni Carlo at saka nila pag ang dalawang pinggan na puno ng malabunat, mango cake. Tinikman ko yung binigay mong tinapay. Ang sarap. Saan mo yun nabili? Gawa ko yun actually. Takangising sagot ni Feng. Marami pa kaming klase ng tinapay. Gusto mong itry yung iba? Bisita ka lang sa bake shop namin. Dagdag pa ni Feng sabay lahat ng kanyang kamay na may laman na papel. May bake shop ka? Tanong ni Zian. That's cool. Kahit dati pa rin naman magaling ka nang gumawa ng tinapay. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Feng at saka ipinagbulang kayong dalawang braso. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Hindi ko alam kung pinupuri mo ako o sarkastiko ka lang. Saan doon ba ang pagiging sarkastiko? Tanong Zian at saka isinandalang kayong balikat sa pinto ng kwarto ng kaibigan. Ikaw talaga. Kahit kailan, binibigyan mo lahat ng meaning. Of course. Hindi naman ako manghula. Paano ko maintindihan ang gusto mong sabihin kung hindi mo ipapaliwanag? Sagot ni Feng at saka napatayo. Bakit ikaw? Itinas ni Zian ang kanyang dalawang kilay. Nung iniwan mo ako, nagpaliwanag ka ba? Sinabi mo bang dahilan kung bakit ka nalang naglaho na parang bula? Labis na nagtaka ang binata sa nangyayari. Dahilan para magpalipat-lipat ang kanyang tingin sa dalawang tao. What did I miss? Bulong ni Carlo. I don't know what's happening at ayoko makasawsaw sa kung anumang meron sa inyo. Pero, ano nga palang kailangan mo kay Papa? Kukunin ko ng sinanlang lupa namin kay Mang Noel. Pagdidiin ni Feng, agad na natawa si Zian sa winigan ng kaharap na babae. Aling lupa? Yung binigay ni Lola Kachi ko? Pagsawsaw ni Zian. Hindi mo makukuha iyon. Bakit naman hindi? Bulong ni Feng. At saka napatingin kay Carlo. Anong tinutukoy niya, Carlo? Well, the thing is, buntong hininga ni Carlo. Binili na ni Zian yung lupa. Ano? Sigaw ni Feng. Bakit mo binili yung lupa? Tanong ni Feng habang hinahabol ng lalaki naglalakad patungo sa isang parking lot. Ganun na ba kasama ang ugali mo? Para kunin ang hindi naman sa'yo. Mabilis na tumalikod ang lalaki at saka itinas ang kanyang kaliwang kilay. Para lang sa impormasyon mo, wala akong kinukuha ang hindi sa'kin. Kinukuha ko lang ang kung anong sa'kin. Pagdidinis yan at saka nagpatuloy sa paglalakad.
hindi ka naman apo ng lola ko in the first place. Pero binigay sa akin ng lolo mang lupa. Kung meron kang dapat kagalitan, hindi ako iyon. Tugon ni Feng. Fine, gusto mo makuha ulit yung lupa? Pagtatanong ni Zian, sabay sandal sa kanyang kotse. Oo. Mabilis na wika ni Feng at saka ipinagbuhol ang kanyang dalawang braso. Magkano? Alam kong dudoblehin o titriplehin mo yung presyo, pero handa ako. Sigurado ka? Tanong ni Zian at saka nagbigay ng nakaksilaw ng ngiti. Sigurado ka bang kaya mo? Hindi napigilan ni Feng ang mapalunok noong mga oras na iyon. Kung ganun, buntong hininga ni Zian at saka isinilid ang kanyang mga kamay sa dalawang bulsa. Pakasalan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Feng at saka napahawak sa kanyang baywang. Ano? Bingi ka ba? Tanong ni Zian at saka kinuha ang susi mula sa kanyang bulsa. Hindi ako bingi. Akala ko kasi mali lang yung pagkakarinig ko. Sagot ni Feng at saka nagsimulang maglakad palayo. So ano? Hindi ka ba okay roon? Sigaw ni Zian. Itinas na lamang ni Feng ang kanyang gitnang daliri habang naglalakad palayo. Hindi napigilan ni Zian ang matawa at habulin ang babae. Huwag mo akong sundan. Hindi ko na lang kukunin yung lupa. Sambit ni Feng. Mahirap ba talagang maging asawa ko? Kaya ganun na lang kadali ang pag-urong mo? Tanong ni Zian at saka tumigil sa paglalakad. Isinuka ko na. Kakainin ko ulit. Tanong pa ni Feng. Okay na ako. Sa'yo na iyang lupa mo. Bakit ka ba umalis? Tanong muli ni Zian. Ni hindi ka malang nagpaalam. Zian, 6 na taon nang nakalipas. Bakit inuungkat mo pa rin ang nakaraan? Tanong ni Feng. Eh bakit gusto mo pa rin kunin yung lupa? Tanong ni Zian. Dahil ba namimiss mo ako? Dahil ba ito na lang ang tanging bagay na magpapaalala sa iyo sa akin? Dahil bago mamatay si Ate Kara, nalaman kong nag-iwan siya ng sulat. Buntong hininga ni Feng. Sinabi niya na kahit anong mangyari, kailangan mapunta sa amin yung lupa. Kailangan makuha ko uli yung lupa. Natigilan sa pagsasalita si Zian at daan-daang napatango. Hindi naiwasan ni Feng ang maluha habang sinasambit ang mga salitang ito. Sa sandaling iyon, ay doon ang pagtanto ni Feng na kailangan niya talagang makuha ang lupa dahil nangako siya sa kanyang kapatid. Fine. Buntong hininga ni Feng. I'll marry you, then. Nababaliw ko na ba? Tanong ni Mina sa kanyang kapatid at saka ibinaba ang hawak niyang folder. Magpapakasal ka sa ex mo na niloko ka? Iyon ang gusto niyang condition. Matipid na sagot ni Feng. After all, alam mo naman natin pareho na gagawin ko ito alang-alang kay Ate Kara. Pero alam naman natin pareho na hindi magiging masaya si Kara. Oras na malaman niya magpapakasal ka sa taong minsan ka na rin sinaktan. Sagot ni Mina at saka napatingin sa bintana. Oh, nandito na pala si Yael. Noong magbukas ang pinto, ay agad na sinalubong ni Feng ng mahigpit na yakap ang kanyang anak. Kamusta ang school? Tanong ni Feng sa kanyang anak. May assignment ka ba? Okay naman po, Mama. Look, oh, may stars po sa hands ko. Masayang sambit ni Yael. Sabi ni teacher, very good daw po ako. Wow, very good. Saan gusto mo magmerienda? Tanong ni Feng sabay kuha ng bag sa kanyang anak. Gusto mo ba kumain ng chicken? Oh, po, Mama. Yay! Masayang wika ni Yael sabay yakap sa kanyang ina. Habang pinagmamasdan ni Feng na kumain ng kanyang anak, ay hindi niya napigilan ang sarili na mapangiti. Anak. Tanong ni Yael. Bakit po, Mama? Pinunasan muna ni Feng ang labi ng kanyang anak bago nagwika. Minsan ba, naiingit ka sa mga classmate mo na may papa? Hindi po. Sagot ni Yael. Masaya naman po ako sa piling mo, Mama. At saka po, masaya na po ako dahil meron po akong katulad ninyo, nila Tita Mina. Pero minsan ba, gusto mong makita yung papa mo? Tanong muli ni Feng. At saka uminom sa kanyang soft drinks. Kung okay lang po sa iyo, okay lang din po sa akin. Masayang wika ni Yael. Ang importante po sa akin, yung kaligayahan mo, Mama. Hindi napigilan ni Feng ang mapangiti dahil napakabait at maintindihin ng kanyang anak na si Yael. Napakaswerte ko at nagkaroon ako ng napakabait at maintindihing anak na katulad mo. Nakangising sambit ni Feng. Tingin mo ba, kaya nating maubos itong lahat? Tanong ni Feng habang nakatingin sa napakalawak na lamesang puno ng iba't ibang putahe. Nagtawag ka ba ng ibang barangay?
Kakatapos ng ikasal ng dating magkasintahan, konti lang ang kanilang inimbita dahil hindi naman kailangang malaman ng napakaraming tao ang patungkol sa kanilang dalawa. Oo, kung hindi naman natin maubos mamaya, bibigyan na lang din natin yung mga kasambahay namin. Sambit ni Zian at saka umupo sa isang maliit na sofa. Bakit mamaya pa? Pwede namang isabay natin sila sa pagkain. Sagot ni Feng at saka nagtungo sa grupo ng kasambahay na nakatayo. Sabayan niyo na po kami kumain. Habang pinagmamasdan ni Zian ang babae na asikasoy ng mga kasambahay, hindi niya naiwasan ang mapangiti. Kahit kailan, ay wala pa rin pinagbago ang kabiitang meron nito. Nung mapansin niyang parang may nakatingin sa kanya, ay napatingin siya sa isang dako. Nagulat siya nung makakita ng isang batang lalaki na nakasuot ng kulay asul na t-shirt. Kung makatitig ito sa kanya, ay para bang alam nito ang lahat ng kasalanan na gawa ni Zian sa buong buhay niya. Sa pagkakataong ito, ay napagdesisyon na ni Zian na lumapit dito at saka ngumiti. Hello, ang cute mo naman. Panimula ni Zian. Anong pangalan mo? Yael po. Maikling tugon ng bata. Dahan-dahang tumango si Zian at saka ngumiti. Nagugutom ka na ba? Tanong ni Zian. Gusto mo na bang kumain? Hindi pa naman po. Sagot ni Yael at saka nagsimulang tumingin sa helera ng mabulaklak sa gilid. Wow, ang gaganda naman po ng mga bulaklak na ito. Alam mo ba, nung bata ko, hiniling ko kay Santa Claus na magkaroon ng garden. Wika ni Zian tsaka umupo sa tabi ng bata. Ikaw, natry mo na bang mag-wish kay Santa Claus? Ha? Pero hindi po totoo si Santa Claus. Seryosong sambit ng bata at saka inilabas ang isang libro mula sa kanyang bag. Mabilis na nilaki ang mga mata ni Zian nung mga oras na iyon. Paano mo nalamang hindi totoo si Santa Claus? Hindi natapos sa pagsasalita si Zian dahil nakita niyang hawak ng batang lalaki na libro. Teka, marunong ka nang magsagot ng mga iyan? Nung high school pa namin iyan pinag-aralan na. Kapag wala pa akong magawa, nagpa-practice pa ako magsagot ng mga math problems. Sagot ng batang lalaki at saka muling itinunan ng atensyon sa libro. Marami nagsasabi na nagmana daw ako kay mama, pero I doubt it. Ayaw na ayaw raw ni mama ng math. Mabilis na napakunot noo si Zian dahil kung magsalita ang batay, parang matanda na ito. Sino bang nanay mo? Tanong ni Zian sabay ngiti. Si Mina po. Nautal na sagot ng bata at saka tumayo. Baka hinahanap na po ako ni mama. Mauna na po ako. Hindi napigilan ni Zian ang mapaisip. Habang pinagmamasdan niyang maglakad palayo ang batang lalaki. Kung anak siya ni Mina, bakit nautol siya nung una? Tanong ni Zian sa sarili. Parang nung isang araw lang, nag-aaway kayo sa harapan ko ah. Nantala sa pag-iisip si Zian nung biglang lumitaw sa kanyang likuran si Carlo. Tapos ngayon, kasal na kayo? Huwag ka nga dyan, hindi naman talaga ito tunay na kasal. Nakipagsundo lang ako sa kanya. Sagot ni Zian at saka inayos ang suot na coat. Halata naman, hindi ba? So sino nag-offer na magpaksal? Tanong ni Carlo at saka sumandal sa isang puno. Ako, bulong ni Zian. Lagi ko na lang kasing naririnig sa mga tito at tita ko na mag-asawa na raw ako. Asa din namin dami. Si Feng pa talaga, yung ex mo. Sagot naman ni Carlo, napabuntong hininga na lamang si Zian at saka napatingin sa babaeng kasalukuyang umiinom ng alak. Hindi po ba't masyadong malaki itong bahay para sa ating tatlo mama? Tanong ni Yael sa kanyang ina nung makapasok sila sa napakalaking pinto. Aga na intriga ang lalaking naglalakad sa second floor nung marinig niyang may nagsalita. Sumilip siya sa baba at doon yung nakita ang batang lalaking nakita niya sa reception, pati na rin ang kanyang dating nobya na si Feng. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Zian sa sarili. Akala ko ba mama niya si Mina? Upang mawala ang mga tanong sa isipan ni Zian, ay pinili niyang konsultahin si Feng. Feng, pwede mo magtanong? Tanong ni Zian sa babae nung nakita niya itong nagluluto ng pancake. Nagtatanong ka na. Sagot ni Feng. Feng, kung pamangkin mo yung batang lalaki, bakit kasama mo siya sa paglipat dito? Natigilan sa pagluluto ang babae at saka sinamaan ang tingin ng lalaki. Bawal ba? Tanong ni Feng. Kung bawal, sige, papauwiin ko na lang yung pamangkin ko. Hindi naman sa ganun. Hindi yung tinutukoy ko. Umiiling na sambit ni Zian at saka hinawakan ng magkabilang balikat na kaharap na babae. Gusto ko lang kasi malaman yung totoo. Ako rin,
may gusto rin ako malaman. Pag-iiba ni Feng ng usapan. Hindi kayo nagkatuluyan ni Sarah? Mabilis na natawa si Zian at saka napabuntong hininga. Hindi. Maikling sagot ni Zian. At saka isa pa. Sinabi ko na sa kanya na hindi niyo ako deserve. Maraming mas mababait at mas matitinong lalaki na ibibigay yung sarili nila ng buong buo para sa kanya. Walang isinagot si Feng sa paliwanag ni Zian. Dahilan, para kunin ni Zian ang tsansa upang ayusin ang gulong nangyari. 6 na taon ang nakakalipas. Pero Feng, gusto ko lang malaman. Bakit mo ko iniwan? Seryosong tanong ni Zian. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin mawari kung bakit. Bakit mo ko iniwan? Dahil niloko mo ko, Zian. Diretsong sagot ni Feng. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kilala ko si Sarah? Tagtaka ng sobra. Buntong hiningan si Zian. Pero alam ko naman na mali ako. At handa akong pagbayaran lahat ng iyon. Sa paanong paraan? Natatawang tanong ni Feng. Ibibigay ko sa iyo yung lupa. Nakangisin sambit ni Zian. Alam kong mahalaga yun sa iyo. Sorry kung pinilit kitang ikasal sa akin. Nawala ang ngiti sa labi ni Feng dahilan para magtaka ang binata. Bakit ganyan ang itsura mo? Natatawang tanong ni Zian. Baliw, okay lang talaga sa akin. Kitang-kita ni Feng na nagsisisi ang lalaki sa kanyang mga nagawa. Aminin man niya o hindi, ay alam niya sa sarili na masaya siya ng konti sa kondisyong inilatag ng lalaki. Pwede kayong manatili dito hanggat gusto niyo. Sambit pa ni Zian. Sorry kung sinayang ko po ang mga oras ninyo. Zian, bulong ni Feng. Mama! Natigilan sa pag-uusap ang dalawa nang makarinig sila ng isang batang sumisigaw. Mabilis silang nagtatakbo patungo sa lugar kung saan nanggaling ang isang boses. Nung makarating sila sa labas ng bahay, ay nakakita sila ng isang lalaking nakahiga sa batuhan. Anak! Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Feng at saka nagtatakbo patungo sa batang umiiyak. Mama! Nadapa po ako! Umiyak na bulong ni Yael. Ang sakit po. Okay lang yan anak. Huwag kang mag-alala. Nandito si mama, okay? Pagpapakalma ni Feng. Excuse me. Bulong ni Zian sabay buhat sa batang lalaki. Inalapag niya ito sa isang sofa at saka binigyan ng pamunas. Kukunin ko lang yung first aid kit sa taas. Paalam ni Zian at saka nagsimulang maglakad pataas. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan kung paano tawagan ni Feng ang batang lalaki. Sino kayang ama ng batang iyon? Tanong Zian sa sarili habang naglalakad pababa ng hagdan. Nung tuluyan na siyang makababa ng hagdanan, ay nadatan niya ang dalawa na nag-uusap. Ito na yung first aid kit. Sambit ni Zian tsaka umupo sa isang maliit na upuan. Magiging masakit ito ng konti ha. Dahan-dahang tumango ang bata at tsaka ngumiti. Ginulo ni Zian ang buhok ng bata at pasimpleng kumuha ng ilang piraso ng buhok nito. Sigurado ka bang pamangkin mo talaga iyon? Tanong ni Zian habang hinugasan ang maplato. Bakit mamang tawag niya sa'yo? At bakit anak kang? Ako nang maghugas. Pagpapresenta ni Feng. Kaya ko naman. Kahit huwag na. Sagot ni Zian. Aagawin niya sana ni Feng ang hawak niyang sponge. Ngunit bigla siyang nadulas. Dilan para agad na hawakan ni Zian ang bewang niya. Nung magtagpo ang kanilang mga mata, ay ramdam ni Feng ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nung pumikit si Feng, ay unti-unting inilapit ni Zian ang kanyang labi, ngunit sa hindi inaasahan. Mama! Mabilis na tinulak ni Feng ang lalaki palayo nung marinig niyang tawagin siya ni Yael. Bakit anak? Tanong ni Feng. May problema ba? Hindi po ako makatulog. Pwede po bang tumabi ka sa akin? Tanong ni Yael. Tagbigay ng isang malawak ng ngiti si Feng at saka tumango. Sorry Zian. Nantalang pagsusulat ng lalaki nung marinig niyang may magsalita. Sorry kung sinana kong lupang mahalaga sa'yo. Tulog na ba si Yael? Tanong ni Zian at saka ipinagpatuloy ang pagsusulat. Hindi ka pa ba matutulog? Zian, sorry. Buntong hininga ni Feng. Sorry sa lahat. Walang ideya ang lalaki kung ano ba ang nararapat niyang maging tugon sa sinabi ng babae. Dahilan para ipagpatuloy na lamang niyang pagsusulat. Sorry din. Bulong ni Zian at saka inilapag ang hawak na ballpen. Salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito. Pag-iiba ng usapan ni Feng. Aalis na ba kayo? Tanong ni Zian. Bakit ka nagpapasalamat? Wala naman.
sambit ni Feng at saka umupo sa isang upuan. Matutulog na ako. Good night. Tumango na lamang si Zian at saka ipinagpatuloy ang pagsusulat. Lumipas ang dalawang linggo at naging masaya naman ang tatlo sa paninirahan si isang bubong. Hindi na rin madalas mag-away ang dating magkasintahan. Ngunit tuwing magkakaroon sila ng seryosong usapan, ay biglang dumadating si Yael. Ito ang dahilan kung bakit lagi naantala ang kanilang pag-uusap. Oh, ngayon ko lang nakita na may suot kang kwintas. Wika ni Zian at saka itinuro ang kwintas. Bigayin ba yan ng mama mo? Opo, sabi ni mama bawal ko raw po buksan. Kaya hindi ko po alam kung anong laman nito. Sagot ni Yael sabay lapag ng hawak niyang Crayola. Gusto niyo po bang makita ang loob nito? Okay lang ba? Paghingi ng permiso ni Zian. Hindi ba magagalit ang mama mo? Hindi ko naman po sasabihin. Sambit ni Yael at saka ngumiti. Dahil dito, ay napagdesisyon na ni Zian ang lumapit at buksan ng hugis bilog na kwintas ng batang lalaki. Tumambad sa kanyang harapan ang imahe ni Feng sa kaliwa at kanyang litrato naman sa kabila. Teka, ako ito ah. Bulong ni Zian. Po? Paglilinaw ni Yael. Nung titigan ni Zian ang kaharap na bata, ay napansin niyang may pagkakahawig silang dalawa. Unti-unting nangilid ang luha ni Zian habang nakatitig sa batang lalaki. May problema po ba? Tanong ni Yael. Mabilis na umilin si Zian at siya kakino ang cellphone na nakapatong sa isang lamesa. Nung buksan ni Zian ang kanyang cellphone, ay nakita niyang tumawag pala ang kaibigan niyang doktor. Tumayo siya at naglakad palayo. Hello? Bakit bigla kang napatawag? Tanong ni Zian sa kanyang kaibigan sa kabilang linya. May problema ba? Naalala mo yung pinatest mo sa akin? Panimula ng kaibigang doktor ni Zian. Positive ang lumabas, Zian. Anak mo nga siya. Ramdam ni Zian ang unti-unting pag-akyat ng kanyang dugo. Agad siyang nagtatakbo sa kinaroroonan ng batang lalaki. At saka niyakap ito ng pagkahigpit. Yael, ako ang tatay mo. Bulong ni Zian. Nandito na ako. Natigil sa pagsasalita si Feng nung makita niyang magkayakap ang kanyang mag-ama. Nung makita siya ni Zian, ay kitang-kita niyang saya at pagkagulat sa mga mata nito. Anong nangyayari? Tanong ni Feng habang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng mag-ama. Bakit kayo nag-iiyakan? Feng, bulong ni Zian at saka hinila papalapit ang kanyang asawa. Magsimula tayo ulit. Kasama lang anak natin. Hindi makapaniwala si Feng sa kanyang narinig. Dahilan para mapakapit siya sa kanyang bibig. Gayunpaman, ay pinili niyang tumango at ngumiti. Zian, I am sorry. Shhh, bulong ni Zian. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Naintindihan ko, okay? Agad na tumango si Feng at saka migpit na niyakap ang kanyang mag-ama. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo.